Start na tayo. Magandang hapon, umaga, gabi, tanghali sa lahat ng viewers natin. Salamat po sa paghintay at syempre, as usual, technical difficulties ang laging surname namin. And I will share the screen to start our session. Okay, share screen. Okay, so magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa ating lahat. Welcome sa second webinar na aming inorganized with Outright Action International and Gender Rights and syempre mga participation ng Quezon City Police District at ng Psychological Association of the Philippines, LGBTIQ Special Interest Group at ang ating mga matatapang na LGBTIQ kapatid. Ang title po ng ating webinar ngayon ay Help, Tulong, Tabang, Bulig, Ayuda, Why and How LGBTIQ Persons Should Seek Help When They Experience Domestic and Family Violence. Bakit kailangan humingi ng tulong pag tayo ay nakakaranas ng karahasan? At ngayon ang tanong, paano? So ito yung sasagutin natin ngayon sa ating webinar. Ngayon, para lang malaman ng lahat, ang ating webinar kasi ay sinimula namin ng Outright at ng EnGendeRights na isang proyekto na ginawa namin ito para magkaroon ng lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer inclusive service na sensitive, appropriate, and respectful. So yun talaga yung plano. Kaya ang ginawa namin, nag-train kami sa mga barangays at Quezon City at ng Munting Lupa, syempre kasama ang local government support, at nakapag-train kami ng more than 500 service providers including LGBTIQ leaders and LGBT group representatives. Meron tayong 9 barangays ng Munting Lupa at 142 barangays ng Quezon City na natulungan. At ngayon, ang next naming gagawin ay ibang cities naman at provinces para lahat po ay masakop natin na magkaroon ng maayos na servisyo. Ngayon, yung first webinar kasi natin, ang title kasi noon ay Kasi Mahal Kita. Kasi mahal kita kaya kita ginugulpi. Gusto kitang tumino. Ngayon, hindi po kami sumasang-ayon doon. Kaya nagkaroon kami ng isang tapat na pag-uusap tungkol sa abuso at karahasan mula sa pamilya at sa mga partners natin, mga ka-love life natin. Ang naging aim kasi ng first webinar, mapag-usapan muna yung family violence at saka yung domestic violence o yung intimate partner violence na nararanasan ng mga LGBTIQ people. At i-promote ang mga services available para sa atin. At may kita nyo sa mga speakers natin, puro service providers talaga lahat na mga kakampi at kaalyado. Not necessarily LGBTIQ person, pero LGBTIQ 100% supporter. Ngayon, itong ating second webinar, ang ginawa naman natin, bakit ka kailangan humingi ng tulong at paano? Kaya ang aim natin dito ay ma-improve o at matumaas ang paghingi ng tulong o yung tinatawag na help-seeking behavior ng LGBTIQ persons pag nakaranas ng diskriminasyon, abuso at karahasan. At may educate natin ang mga LGBTIQ persons kung bakit tayo kailangan humingi ng tulong at paano. Kasi bottom line, kaya natin ang justice. Pero aside from justice, kailangan natin sabihin sa sarili natin na hindi tayo dapat inaapi. Kung mamaya makakarinig kayo ng mga matatapang na mga kapatid natin na matapang din na nag-share sa ating webinar na kanilang dinanas. Ngayon, ito po ang ating mga partners ng Outright Action International. Ako po yun sa aming grupo, EnGendeRights, LGBT Psychology Special Interest Group, Psychological Association of the Philippines. Yun yung kanilang sektor sa loob ng PAP, kung tawagin. At syempre, ang Quezon City Police District. Ngayon, sino-sino ba ang ating mga panel of speakers? Meron po tayong gay youth na itago natin sa pangalang Alan kasi bata pa siya at syempre para maprotektahan ang kanyang privacy. Itapangalan natin siyang Alan. Tapos si Tony,
isang lesbian. Ang alam ko, lesbian, pero ang sinabi nila, baka hindi. Pero, naririnig niyo po ba ako? Okay, naririnig na. Ngayon, si Tony naman ay isang lesbian or baka trans man. Si Miss Casey Pukalan, ng 2018 Queen of Quezon City. Tataka kayo, oh, bakit Queen of Quezon City? Nakakaranas din? Nanalo na nga, binabastos pa rin. So siya makikwento mamaya, bakit? Si Mr. Red Canlas, itatry niyang humabol kasi siya ay work from home. Pero just to be sure, nag-video recording kami. Siya ang president ng LGBT group ng Barangay Bagong Buhay. Si Professor Yeng Gatchalian, psychologist convener ng LGBTI Special Interest Group ng Psychological Association of the Philippines. Mahaba po ang kanyang resume. Email niyo po ako, papadala ko lahat. Isang memory stick. Si Police Captain Djoanna Santos, ang chief ng District Women and Children Protection Desk ng Quezon City Police District. Pag meron po kaming problema, siya po ang tinatawag namin. At talagang tinututukan niya yung mga substations ng Quezon City para hindi patakutin, para mag-comply o gawin ang trabaho na inclusive. At syempre, ang aming partner sa project, ang EnGendeRights Executive Director na si Attorney Claire Padilla. So start na po tayo. Ngayon, tandaan lang natin na ang domestic violence ay ito yung karahasan, pang-aabuso na nararanasan sa partner, sa ex-partner. Ito ay pwedeng mangyari sa parehong relasyon na babae, parehong relasyon na lalaki, pwedeng bisexual, pwedeng relasyon ng lalaki at babae. Pwedeng mangyari kahit kanino. Ngayon, ito ay pwedeng partner, ka-date, ex-partner, ka-eyeball, pwede. Ngayon, ang family violence, pareho din siya ng domestic violence. Ang pagkakaiba lang nila, pag sabing family, siya yung family member mo ang gumawa ng karahasan. Pwedeng tiyuhin, tatay, nanay, kapatid, lolo, lola, second cousin, or para sa may LGBTIQ persons, pwedeng yung mga tayo magkakaibigan na magkakasama sa isang bahay na nakatira. Doon ang pinapasok ng family violence, kung tawagin. Ngayon, tandaan natin ang mga forms ng violence, physical, ito yung pambubugbog, pananakot, yung emotional, kasama ang verbal abuse, yung cold treatment, yung sexual abuse, na pumayag ka kasi napilitan ka o kasi may kondisyon, or talagang sa pilitan. Tapos, financial abuse, yung kinokontrol kung magkano dapat ang pera mo, or ngayon, ang isang tao, isang LGBTIQ person, sasabihin niyo bakit nga ba ayaw niyang mag-report? So kung minsan ay isang LGBTIQ person kasi, pag nairan siyang nangyaring karahasan, na biktima na siya ilang beses, minsan yung mismo LGBTIQ community niya, hindi pinapansin ang karahasan o pinipigilan mag-report. Or, yung pinuntahan niya dati ay ayaw siyang tulungan kasi hindi nila alam paano tumulong. Ganun din ang pwedeng mangyari. Alam, merong mga tanong, hindi daw sila nakakita ng live. Nasa Facebook page ko po. Tignan natin ha. Para sure, kasi nga yung iba ay umaangal na hindi na nakikita. Ay, was live. Teka lang. Bakit hindi pa rin nagla-live? Stop muna po ako at tignan natin bakit ayaw mag-live pa rin. Bakit now playing? Ay, napapanood ko. Naka-live naman. Sinare ni Yeng yung link doon sa chat natin. Pwede paki-share sa chat ng mismong
webinar, pwede nilang i-access. Mm-hmm. Basta po na ako ha, kasi yan, para makita ng iba na sinishare ko. So, yan. Ito po yung ating live interactive session. So, pakishare na lang po yung ating FB Live. Kumbaga. Okay. So, balik po ako. Okay. Ngayon, pag nabiktima ang isang LGBTIQ person, nabibiktima din siya na ilang beses kasi yung LGBTI community niya nga hindi tumutulong o hindi pinapansin. O sinasabi, ganyan talaga. Iisin mo na. Hindi dapat yon. So, nabiktima din siya. Ngayon, yung service institution, pwedeng barangay, pwedeng shelter, pwedeng kapulisan, pwedeng yung mga iba pang pwedeng tumulong, eh hindi tumulong kasi hindi alam paano. Or minsan intentional or hindi intention na nakakasakit palalo. So mas nabibiktima ang ating LGBTIQ person. Ngayon, nagkakaroon ng dobleng takot at krisis bago makahingi ng tulong. Kasi kahit na obvious kaming LGBTIQ person, na kailangan mag-out pa rin kami kasi po lesbiana ako. At ang sunod na takot, eh kailangan ko mag-out na ako ay nakakaranas ng abuso o karahasan. Yun yung mga problema na stressful sa amin pag humingi kami ng tulong. Ngayon, tandaan nyo, ang domestic violence, pasok dito yung family violence. Ang daming unreported cases, lalong-lalo na po, na pinalala ng COVID-19 pandemic. Ang sinabi worldwide na report ay mas malaki ang kasong hinaharap ng domestic violence and family violence kasi nga wala kang choice at nasa loob ka ng bahay at kadalasan nga yung mga nang-aabuso ay nandun sa loob ng bahay. Ngayon, hindi ka pwedeng free na magsalita, gumalaw ng gusto mo kasi baka makita o mahalata ka. Kaya ang dami ngayon nakakaranas ng kalungkutan o feeling of being alone and being lonely at napaka-stressful. Ngayon, ang ipapakita naman natin ngayon sa next part ng ating program ay yung mga kwento, binabahagi ng ating mga matatapang na mga LGBTIQ persons na i-share sa atin. Ang tapang nila kasi i-share nila sa atin yung kanilang karanasan at yung mga rason kung bakit di na sila tatahimik. Okay, ready na ba kayo? Start tayo kay Allen. Paki-on ang audio, please, Alan. Paki-lapit ang mic. Hilapit ang mic, Alan, hindi pa rin marinig. Hello po. Ayan, naririnig ka na. Sige, tuloy na. Okay,
Okay, naririnig ka na, Ala. Ang ino mo, sabi mo yung mga sinabi mo. Ayun, maraming salamat. Siya ang kaibigan natin si Alan, 16-year-old na gay youth na nandito sa Pilipinas nakatira. Ngayon, ang next naman. Ang next naman po natin ngayon ay si Tony. Ngayon po si Tony, ang mangyayari po sa atin ay live naman po niyang i-share sa atin. Pero... live po niyang i-share sa atin yung kanyang karanasan. So, ready na po ba si Tony? Siyempre po, pwedeng nasa kanya po yun. Dati sinabi niya na pwede siya mag pwede siyang mag ang tawag dito mag pakita ng mukha. Pero tingnan natin. Ngayon, sinasabi na iba, walang audio si Alan. Papalabas ko nga maya uli kasi maiksi lang naman yung kanyang kwento na pinahagi. So, Rod, sana po yung next nating speaker. So habang hinihintay natin si Tony, tinyahan, allow to talk. Okay. Ready na po ba? Bakit ka ba naiyabak na di naman face to face? May maiya ko face to face. Ang ganda mo. Ayun. Pwede na po ba si ano? Si... Yan, okay. Hindi po namin kayo nakikita, ma'am. Ma'am Susan, hindi po namin kayo nakikita. At saka lapit niyo po yung microphone kasi malakas po yung echo. Thank you.
Hello. Okay, off lang po yung may echo po kasi hindi namin malinawan. Tony, hindi namin malinawan ang kwento mo kasi may echo. Kaya matulog yung ginawa niya. Lakas po ang echo. Hello po. Hello po. Ayan, ngayon maganda na. Pwede po bang paulit lang po na malapit po sa mic para malakas po yung echo, hindi namin narinig yung kwento ni Tony. Pwedeng paulit po? Paki-off yung ibang ano, kung merong ibang cellphone o laptop na naka-on, paki-off. Isa lang ang kailangan naka-on kasi mag-e-echo po yun. Ayan. Okay na po? Ngayon talagang ngayong tuwing nakakaranas tayo ng ganito, talagang ang hirap na talaga ng isolated ka kasi nga kahit na sabihin mo may Zoom, may FB Live, pero nga darating lang ng bagyo, eh biglang ang hihina na ng signal. Kahit ako, ano ko PLDT ako, biglang humihina talaga ang signal. At mahirap siya. Tapos biglang yung ibang speakers po natin kasi ay kailangan maghanap ng ibang lugar kung saan sila pwede magsalita. Kaya pumunta ka po sila sa isang barangay para doon po sila magsalita at mag-share para safe kasi. Ngayon, Barangay Piñahan, ready na po ba? Kasi kung hindi pa, pwedeng maya-maya po. Ayusin nyo muna yung audio nyo. Pwede muna tayong pumunta kay Miss Casey. Okay po muna. So, ayusin nyo po muna yung audio nyo. Punta muna tayo kay Casey, aka Barbie. Ayusin muna natin. Okay, unmute mo. Yes, naririnig ko kayo pero po mas ayusin niyo lang po yung ano, yung boses kasi maingay po. So unahin po muna natin si ano si Casey. Tapos babalik po kami sa inyo, okay? Tapos kung kailangan niyo din po ng gusto niyo ng may video, pwede din po. So after ni Casey kayo po. Okay. So Casey, kailangan sa ba? Hi, good morning. Good morning. All right. I'm not sure kung okay yung sound ko, no? Okay naman. Okay naman. All right. So, yung story ko naman, guys, actually, di ako makapaniwala na nangyari sa akin to because after I won Queen of Quezon City, I actually gained something to myself. Then, yung incident na nangyari sa akin, this actually happened last year, last December. Sa kabilang barangay naman to. I'm from Barangay Piñahan. Then, this was December na nakitulog ako dun sa
bahay ng former barangay Kagawad, which is in Barangay Central. Then, Pasko kasi yun eh. So, nalasing ako, nag-inom, syempre, nag-party-party. Then, after kong mag-inom, nakatulog ako dun sa bahay nila, Kagawad. Hindi na ako mag-name drop. So, ayun. Tapos, nung nakatulog ako, may isang lalaki na nanghalay sa akin. So, tapos, after noon, nung pagkagising ko, alam ko kasi yung nangyari that time, kaya lang hindi ako makalaban kasi sa sobrang lasing na lasing ako, sobrang hina ako, ilang beses ako sumuka that night. Pero galit na galit ako sa nangyari kasi hindi ko siya inalaw sa sarili ko na ganunin ako ng isang tao. Na hindi porke ganito ako, na hindi porke transgender ako, kala siguro nila madali na lang tayong pwedeng ganun-ganunin ng kung sino-sino. Good thing here is I found great support from my barangay officials. So it took me some time before I realized na kailangan siguro ireklamo ko tong taong to. So lumapit ako sa mga barangay officials namin, which is parang inabot pa ng ilang araw bago ko maisipang magreklamo talaga. Kasi parang hindi ko pa alam kung anong gagawin ko that very moment. Pero ano, good thing, andyan sila Ate LV, andyan sila Ate, sila Kuya Conrad, tsaka iba pang barangay officials na nag-support sa akin. They actually taught me and showed me the way on how to actually file a complaint regarding what happened. So ang ginawa nila, pinaliwanagan nila sa akin yung rights ko, kung ano ba dapat yung gawin ko, kung bakit ba ako dapat magreklamo. Then sinamahan nila ako sa Barangay Central para mag-file ng formal complaint about against doon sa guy. Actually, maganda naman yung kinahinatnan noon kasi nag-story naman yung guy, inamin naman niya yung kahalayang ginawa niya. And kahit hindi, kasi ang gusto ko that time, magsampa talaga ng reklamo, kasi they made me realize na medyo mahabang proseso to, marami tayong oras na kailangan gamitin, effort, pera. So, ang hiningi ko na lang sa guy is umamin and mag-story, which he did. So, I would like to thank yung mga barangay officials namin dyan sa Barangay Piñahan. Sorry sa background, nasa antipolo kasi ako ngayon. So, I would like to thank dyan sa mga barangay officials namin dyan sa Barangay Piñahan kasi tinulungan nila ako ng sobra. As in yung support nila nandiyan dyan. I think I'm so blessed na nasa Barangay Piñahan ako kasi hindi nila pinagwawalang bahala yung mga ganitong mga senaryo. You know, I don't think kung, actually hindi ako sure kung sa barangay, sa ibang barangay, paano nila hinahandle to. Pero tuwang-tuwa talaga ako na nasa Barangay Piñahan ako, maayos yung pakikitungo nila sa mga LGBT members. Meron silang sapat na kaalaman at support at kung paano ba nila ito ipapamahagi sa mga miyembro ng LGBT. So, kudos din sa mga members ng Barangay Piñahan. Thank you so much. Salamat, Casey. Mahirap yung pinagdaanan mo, pero mamaya, baka gusto kang kausapin or baka may gusto kang itanong kay Professor Yeng na ating psychologist. Okay? So, yun. Okay. Maraming salamat. Ngayon. Thank you din. Yun. So ngayon naman, ready na ba ang Barangay Piñahan? Ready na? Diba? Ready na po kami, ready na. Ayan, ready na po. May video na po ba kayo? O kung gusto niyo na po mag-video? Hindi nga kami nakikita, Ma'am Bin. Hindi po. Baka po nakasara po yung camera. Or share video po. Paano po yun? Meron po sa ilalim nakalagay sa lower left yung stop video. Pero pwede po kayong mag-share ng video. Wala nga, Ma'am Jin, eh. Ayun po, sige po. Kung ano. Huwag
Okay lang. Pwede na pong didiretso. Pwede na po kayong ano magsimula. Magsimula. Pwede na po kayong magkwento. Sige po, boses na lang po. Pero lumapit po sa microphone. Ang Ging, andito po si Tony. Okay po. Sige po, simula po tayo. Good morning po, Ma'am Jing, at sa lahat po ng viewers po natin ngayon. Ako po ay hindi taga dito sa Quezon City, pero dito po ako nagbo-work sa may isabi niyo. So naranasan ko po yung harassment po sa akin and discrimination sa isang parking lot po dito na nasa labas lang po ng office namin. So itong tao nga na to, halos nakikita ko rin po siya araw-araw. Hindi ko nga ho lang talaga siya kilala personally. Pero hindi ko po ini-expect na bastusin po niya ako. At doon po sa parking, kalagka rin niya ang motor ko. Dahil nauna po ako sa parking, ngayon ayaw kong pumayag na kumbaga ako ay binubuli niya dati na pinapaurong, parang gano'n. So, parang na-disrespect po ako. Sobra po ang humiliating po sa akin na sabihan po ako ng mga kabastusan po. Sinabihan pa po ako na kung may bayad daw ako, papatulan daw po niya ako. So, para sa akin, hindi naman natin pinag-uusapan dito kung about yung ang pinag-uusapan lang po namin dyan is about yung pagpapark. Ako naman po yung nagbibigay pero hindi ko na po babanggitin ang pangalan po niya. So, ang ginawa ko po doon sa pangaharas po niya sa akin is naisip ko po mag-complain dito sa barangay Tinyahan. Kasi malapit lang, ma'am, na ilalakad lang po itong barangay. So, nagpunta ko sa may blotter, sa may papa. Itinuro po ako dito sa second floor po office po ng LGBT. So, natulungan po ako nila Ma'am LG, si Ma'am Rodilyn Dison, and si Sir Conrad po. At mabilis naman pong na-actionan na sunduin po yung nangharas po sa akin. Kasi nag-file po ako ng nagpa-blotter na po ako. So, madali po nilang in-actionan at sinundo po yung tao. Ang nagustuhan ko po dito sa barangay Pinyahan po is pinagsabihan po nila yung tao about doon po sa... At ipinaliwanag po nila ang karapatan po ng LGBT community po sa mga katulad po namin. So, ako po ay very satisfied po. Nagkaroon po kami ng settlement. So, nag-sorry naman po sa akin yung tao. At sa ngayon po, hindi na po ako binugulo ng tao na yan. Kaya, talagang sobra pong pagka-stress ko nung pumunta ako dito sa barangay Pinyahan. Pero nung lumabas po ako rito, talaga pong sobra pong very satisfied po ako sa mabilis na action po ng ating office dito po sa Barangay Tinyahan sa LGBT at nabigyan po agad ng katarungan yung ginawa po sa aking panghaharas po ng tao na yan. Siya po ay pinagsabihan ng mga staff ko dito na all-gender, o yung mga rights po, hindi ko po alam yan. Kasi nung araw, nabubuli na rin ako noon eh. Pero nakakatuwa naman na ngayon para sa kabataan is may pagtatanggol na po sila. Dati kasi nung panahon ko, wala eh. Nung panahon na napapaaway din ako, wala rin ganyan. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Mayor Joy Belmonte
na naglagay na po sila ng ganito na, na ordinansa ang may pagtanggol naman po ang kagaya po namin na LGBT po. Inong araw kasi ma'am, wala. Ano pa nga ako noon, nabukupot pa ako or what, wala akong nangyayari. At nagulat ako na meron po sa Quezon City na ganito na mabilis na-actionan po yung mga ganitong problema. Kaya, Moni, kung okay lang sa'yo, saan city ka ba na nakatira? Po? Ngayon, saan ka ba nakatirang city? Walang... Taga-Pasig po ako. Huwag kang mag-alala. Kasi ang next naming plano nila, Atty. Claire, ay maisama sa training ang Pasig City. Sabi niyo po ako nag-work. Yun. Yun nga. Kasi isa rin ang Pasig sa mga... Nabigyan namin ng training at kinakausap namin ngayon si Councilor Raymundo. Magkakameeting kami kay Mayor Vico para pag-usapan din na magkaroon din ng mga training ang mga service provider sa barangay. Kaya maraming salamat, Tony, sa iyong pakikibahagi. At saka dyan ka muna kasi ganda rin yung impormasyon na ibabahagi nila Atty. Claire, nila Captain Santos at saka nila Professor Yeng tungkol sa ano pa ba pwedeng maitulong sa iyo. Ano pa ba yung kailangan? Okay? Maraming salamat. Thank you po. Salamat lang din. Yan. Ngayon, dahil hindi natin narinig kanina yung binahagi ni Alan, na try ko lang i-share. Okay? Sana ngayon ay marinig na. Teka. Kita ko dito. At sana ma-share na talaga. Volume increase. Ayan. Tinaasan ko na talaga ang bongga ang volume para marinig natin kasi maganda yung sharing ni Alan. Kasi siya ay 16 years old at para kung hindi nyo marinig, sinabi niya talaga na ayaw niya ng ganong karahasan. Kaya ito na po. Try natin ngayon ulit. No audio. Alan, walang audio. So, nagkakaproblema tayo kasi no audio siya. Okay? So, teka lang. I will try my best again to have the audio. Total, may haya rin namin dinagdagan talaga yung oras para malagyan natin to ng audio. Ngayon, okay lang sa akin na ipakita ang aking laptop. Okay, share. No audio? Wala pa rin? Naririnig ikaw, Ging. Si Alan hindi naririnig. Either change the cellphone or laptop kasi hindi siya naririnig.
Okay. For next ako speaker. Teka lang, ito na lang. Para... Mag-next speaker na muna tayo. Gagawan ko ng paraan yun kasi kung nandito si Alan, okay sana, pero hindi yata pwede si Alan na magseta. Pero next speaker muna tayo. Pareho din kasi baka hindi nyo marinig kasi nasa ano rin siya. Nasa PowerPoint din kasi siya. Pero try natin. No audio, Ging. Ayun, ang problema, no audio pa rin. So, ganito po muna. Habang yung next speaker po natin ang magsasayta, ayusin ko po ang ating audio para sa mga recorded videos. So, pupunta muna ako dito kay... Professor Yeng, Gatchalian. Ngayon kasi, ang issue kasi ay nabigyan ng tulong ang mga LGBTIQ persons sa humingi ng saklolo sa barangay or sa mga kaibigan nila. Ngayon, ang tanong ay enough na ba to? Paano naman ang kanilang mental health kung iisipin? So, Professor Yeng, Gatchalian po ang next magsasalita. Professor Yeng, pwede po tayo mag-share screen kasi para ayusin ko yung ano, yung ayan, yung PowerPoint presentation. Pwede mo pong i-share screen para habang nag-share screen ka, ayusin ko po yung ano, yung ating videos. Okay, so ako na lang yung mag-share screen. Taka. Yes po. Sige. Thank you. Kabubuksan ko muna, magandang umaga sa inyong lahat, no? Alam nyo, kahit na ano yung difficulty na pagdaanan natin ngayon, kailangan nating maibababahagi yung paano natin matutulungan yung ating mga kaibigan, no? So, magandang umaga. Ako si Yeng Gatchalian. Ako ay isang psychologist and I am representing the LGBT Psychology Special Interest Group headed by Beatrice Torre and co-chaired by Rian Portuguese, no? So ako yung magre-represent nito and also to inform everybody kung ano ba yung mga kahalagahan ng counseling. So una, konting-konti lang, share ko lang yung mga na dokumento o naranasan ko ng mga cases. Just to name a few, no? Dito, nagkaroon kami ng case on... yung isang female teen college student, parental rejection yung sa kanya. So pakiramdam niya hindi siya tanggap ng magulang niya, kaya hindi niya alam kung paano siya magka-come out, no? So nahihirapan siya sa kanyang daily functioning. Sumunod, okay naman yung issue ng bata, teenage male, pero yung kanyang parents ang nag-aalala kung paano tatanggapin yung anak niya. Pero tanggap ng mga magulang. Ang sumunod naman ay isang female adult, kasal, nagpanalify ng marriage, hindi pinipilit sa akin na ang disorder ay lesbianism. No? So hindi ko alam kung saan galing yung term, pero yun ang pinipilit sa akin ng lawyer. So ito yung mga nakikita natin na parang nagiging isa sa mga napapagdaanan ng ating mga LGBT friends. No? At nakikita natin itong mga diskriminasyon na to sa mismong field namin, merong mga hindi pa lahat ay bukas ang isip, no? At nagsasalita sila na pwede pa daw i-convert yung stereotype, yung mga natutunan na natin. Tapos yung everyday opinion, ayoko niyan, ganyan. Tapos yung stigma mismo na create ng institution, yung mga institutional stigma. At nakikita natin yan sa mga nilalagay nilang uniform, halimbawa, no? Yan. So dito naman sa tanong ni...
ni Ging, importance of getting counseling. Ito talaga yon. Kanina narinig ko yung shinare ni Barbie na okay na, nagsettle na sila, pero napakahalaga kasi, alam mo yung pinagdaanan, hindi ganun kadali eh. Diba, kumbagang heterosexual nga eh, yung mga everyday life natin eh, maramdaman mo lang na parang hindi ka tanggap, parang ang bigat-bigatan ng katawan mo doon, ang bigat-bigatan ng isip mo doon, no? How much more yung ating mga kaibigan na narinig ko sa isang kasama ko dati na sabi niya, buti pa kayo, hindi mo kailangan mag-effort para ma-express mo yung sarili mo. Kami kailangan namin mag-effort. Kaya pati yung pananamit nila, kailangan maging fab para makita kung paano nila gustong i-express ng sarili nila. But if they do, anong nangyayari? Nadi-discriminate, di ba? Nasistigmatize. So napakahalaga na sumasangguni. Kumbaga, pag meron sana kayo mga nararanasan na form of discrimination, malaking tulong pa rin yung merong nakakausap. No, yung napoprocess yung pinagdaanan, katulad nung nagpa-park ka lang, issue lang ng parking, tas kung ano-ano na tungkol sa gender yung sinasabi sa'yo, di ba? Na parang hindi naman ito yung pinag-uusapan natin. So bakit, but gender kong nagiging issue ngayon, ganyan. So minsan, halimbawa, isang bata, hindi siya nakakapag-aral, makakarinig ng salitang, kasi naman, hindi nagpapakalalaki. Paano makapag-aral na maayos yan? Sarili pa nga lang, confused na. So may mga ganang salita na naririnig tayo na hindi talaga nakakatulong. Ito yung mga microaggressions na tinatawag. So napakahalaga ng counseling kasi nakakatulong ito dun sa physical, emotional, and mental health issues nila. Bakit physical? Kasi malaki ang connection ng ating brain and body. No? So kapag nasistress ang isang tao, madalas nagkakasakit siya, nare-reinforce yung sakit niya, no? At nagkakaroon ng mga emotional issues. Ang counseling din o therapy ay nakakatulong para ma-improve yung, ano mo yun, yung pananaw mo sa sarili mo. Diba? Kumbaga parang nai-improve yung sense of well-being mo. Lalo akong natutulungan, kumbaga, na mag-function at ma-enhance kung ano yung kakayanan ko. Yun. Tapos, nakakabawas din siya nung tinatawag na distress. No? So, kung hindi ka nakakatulog, hindi ka nakakakain, maaalalayan tayo para paano natin ito i-manage. And syempre, resolve crisis. Kung ano yung pinagdadaanan mo, kapag ikaw ay sasangguni sa counselor o psychologist, maaalalayan ka kung paano maaayos yung mga pananaw natin, no? Yung mga nararamdaman natin. Simple thing as, hindi ako makatulog. Akala natin minsan okay lang yan, no? Pero hindi eh. Minsan sa pag hindi ka nakakatulog, nare-reinforce o na lalong lumalala, kumbaga, yung mga negative emotions natin. So sa mga pinagdadaanan ng ating mga LGBT friends, no? Dahil nga sobra yung nararanasan nilang discrimination, kumbaga ang madalas na nahahighlight ay gender, unti-unti nag-a-accumulate yung difficulties, nag-a-accumulate yung pain. At dahil dyan, pati yung mga functioning na abala. So ang impact nito, kapag hindi ka humingi ng tulong, pwedeng maipon yung mga negative emotions na naranasan mo. This can be externalized or internalized. No? Pwedeng nagkakaroon ka ng galit sa sarili mo, yung internalized hate, o di kaya nararamdaman mo, you don't belong to the society. No? At pwedeng magkaroon ng mga psychological disorders, katulad ng depression, trauma, ganyan, yung mga acute, no? Traumatic experiences, mga ganon. Kaya napakahalaga na hihingi ka ng tulong. Kasi kapag humingi ka ng tulong, nakalagay nga impact, no? If one does seek help, maaalalayan ka kung paano mo malalagpasan yung pinagdaanan mo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, madalas dito nararanasan nyo yung tinatawag na victim blaming. Ikaw pa, kasalanan mo pa. Di ba? Kasi hindi ka tumino, kasi hindi ka kumilos ng maayos, kasi ganyan. So parang ako pa, ako na nainabastos, di ba? Tapos ako pa yung masisisi. So, kadalasan may tinatawag tayong insidious effect. So, pwedeng sa una, akala mo okay lang, pero lumalalim, lalo na kung nadadagdagan yung mga ganong klaseng karanasan. Kaya napakahalaga na hihingi tayo ng tulong para meron tayong alalay, kumbaga, maaalalayan ka ng psychologist mo o ng counselor mo kung paano ka makakalagpas o paano ka makaka-cope, paano mo mamamanage yung mga nararanasan o naranasan mo.
So yun yung isa sa pinaka-importanteng paraan para maka-cope kayo dun sa trauma, no, na naranasan ninyo. Actually, pag sinabi kasing trauma, meron kang perceived, no, or real threat. So, ibig sabihin, kahit hindi ka naman talaga sasaktan, pero ang dating sa'yo, sasaktan ka, di ba? So nag-create siya ng trauma. Pwede siya maka-create ng trauma. So nag-iiba-iba yung mga coping mechanisms ng mga kaibigan natin dito. Yung iba nagiging lalo silang fabulous, yung iba gumagamit ng mga bisyo, no, kasi doon lang nila nailalabas. So naghahanap ng mga makakaintindi sa kanila, lalo na kung sa pamilya galing yung violence, lalabas sila, doon sila maghahanap ng mga paraan para makaramdam sila ng acceptance na tinatawag, no? So ang isa sa mga paraan dito ay syempre counseling. So yung halimbawa, ako natutuwa talaga ako sa grupo ninyong EnGendeRights. And I feel that I'm a family of EnGendeRights and Outright, no? Kasi kasama kami dito sa ginagawa natin na pagtitrain sa mga barangay kung paano natin sila kakausapin ng tama, ng maayos, na hindi tayo nagko-cause ng discrimination. So napakahalaga ng ganung klaseng kumbaga paraan ng pagko-communicate sa kanila, no? So how do we process when to seek help? Huwag na po nating hintayin na meron tayo mga emotional negativities. The moment may naranasan ka, kung meron kang kaibigan na sensible, pwede mo namang i-share sa kanya yung, alam mo yun, i-share mo yung hirap, i-share mo yung nararamdaman mo. Okay lang yan, i-acknowledge mo na na-anxious ka, i-acknowledge mo na natakot ka, na nalulungkot ka. Tapos kapag nakita mo na itong mga karanasan ng pagkalungkot, takot, no, depression, akala mo depression or anxiety, pag umabot na siya ng 2 linggo o mahigit, lalo na, no, kapag naaabala na yung mga daily functioning, halimbawa, hindi ka na nakaka-concentrate sa eskwela mo o di kaya sa trabaho mo o di kaya madalas ka nang napapaaway or nakakapag-isip ka na ng mga hindi maganda tungkol sa buhay, para bang hopeless na ako, helpless na ako, no one likes me, I'm stupid, ganyan. Pag may mga ganun ka ng thoughts, lalo na, no, I suggest that you seek help. No? Humingi na tayo ng tulong sa mga counselors and psychologists para maalalayan ka kung paano mo ma-manage yung mga negative thoughts and negative emotions mo, no? So yun yung kahalagahan ng counseling. Uulitin ko, ang ganda ng tanong ni Ging, na okay, na-resolve na, pero anong gagawin natin? Diba? So yun, napaka-importante ng counseling. Sobrang halaga niya para maalalayan ng isang tao na malagpasan o at least ma-manage kung ano man yung pinagdadaanan natin. So dapat maghintayin makaramdam ng trauma? Hindi na. Wag. No, kumbaga, nabibigatan ka. Ang counseling, hindi naman po yan sa mga may disorder lang eh. Nandito kami para alalayan kayo, para hindi na tayo umabot dun sa progression ng psychological disorder, no? Pwede ka na mag-seek ng help. Saan pwedeng pumunta? Nako, napakarami. Dito po sa amin sa Calabarzon. Okay lang, babanggitin ko lang, Ging. Konti lang to. May mga psychologists kasi ngayon, alam nyo, dahil sa pandemya, naiintindihan namin, no, na may limitation tayo for face-to-face. Kaya nag-adjust din yung profession. Nag-adjust din kami when doing counseling and psychotherapy. Merong mga clinic, no, lalo na dito sa Calabarzon, na nag-o-offer ng tele-counseling. So I'm one of those psychologists who do online counseling. So pwede kaming mag-offer nito. Meron din tayong Psych Help Assessments and Psychological Center. Ito yung sa Carmona. Kung merong mga taga-Carmona dyan, oh, gusto nyo, kay Sir Nathan Aganan, siya ang chair ng aming chapter. We also have Psych Guide by Miss Anne Maribel Hapin. Ito naman sa 13 Martires. Meron din tayong TMPS, Psychological Services, para sa mga nasa Maynila, no? By Sir Christian Jasper Nicomedes. And of course, meron tayo dito rin sa Cavite, Bacoor, Magwad Psychological Services. And yung MMMF Psychological Services sa Calamba, Laguna. Ayan, kay Dr. Mary May Fernando. Meron din tayo sa Batangas. So, kay Nino Galakgak. So, kami ang mga psychologists, at meron pang iba, no? Alam ko sa Quezon City meron din. Ang Bulataw yata, they also offer face-to-face naman, Bulataw sa Ateneo, at meron din sa
I think psychonsult, if I'm not sure, no? So marami pong mga psychologists na nag-o-offer ng online counseling. So wag nating hayaan na ang pandemya ay mapigil tayo humingi ng tulong. Nandito lang po kami. Wag niyong sarilinin, no? Kumonsulta kayo. Hindi kailangan na may depression ka na o may anxiety ka na. Simple signs of hindi ka makatulog, hindi ka makakain, lagi kang naiirita, parang galit ka na sa mundo, gusto mo nang mawala o gusto mo nang manakit o nananakit ka na sa sarili mo. Ito yung mga signs na baka kailangan na talaga natin ng tulong, no? Among others. Yan. So, nandito lang ho kami para tumulong sa inyo. Salamat! Ayan, maraming salamat, Professor Yeng. Ngayon, bago natin, huwag ka muna aalis sa kasi may mga tanong. Mamaya, papanorin muna natin itong video, Yeng. Tapos, kasi magkaibigan po kami ni Professor Yeng, kaya nag-Yeng lang ako sa kanya. Pag nagmamama ko, nagagalit siya. Papanorin muna natin itong video kasi malaki ang tanong ko dito sa video na ipapakita ko. So, para sa lahat, kasi hindi pwedeng hindi niyo mapanood ang video nito kasi talagang pumunta kami sa bahay nila at talagang safety protocols kami para makuha yung interviews nila. Kasi ang inisip namin, baka mahirap. Kaya ito po. Panoorin natin ang... I will share the videos, stop sharing, tapos share screen ng desktop. So desktop tayo. Ngayon, yung sa desktop, ipapalabas ko po ang... Okay, mag-alala at ang gagawin ko naman ay naka-full screen siya. At syempre, teka lang, stop share, at share screen, movie, okay. Mapapanood nyo na kaya? Baka yung audio mo lang, Ging. Audio sa laptop. Pakitanggal kaya, Ging, yung headset mo sa connection. Try mo lang. No audio pa rin, itatry namin ito ngayon uli. Game. Yan, may audio na. Pakilaksan lang. Pinapahiya niya pero sa mga ano nga sila natatanda
Kanina may audio na wala. Next video na muna kaya. Ging, ibang video muna. Tapos paki-check yung sinasabi ni Hannah. Okay. Balik ulit tayo sa regular programming. Susunod ko na muna ng speaker si Captain Djoanna Santos. Ayusin pa rin namin. Hindi namin maintindihan bakit ayaw lumabas yung audio. When in fact, may audio naman talaga. So, Captain Djoanna Santos, are you ready? Yes, ma'am. Ayun, kaya lang hindi ko makita yung ano ko. Hindi ko makita yung video ko. Ang nakalagay lang dito is yung mic, chat, raise hand, question and answer. Doon po sa video sa ilalim, pipiliin niyo po yung FaceTime HD camera or... Actually, Manjing, wala siya dito. Ang nakalagay lang dito is yung mic, yung chat, yung raise hand, and question and answer. So, participant din siya. Hindi, basta facilitator. As a panelist po ako. Pero anyway, okay lang naman po kahit hindi na ako makita. Sige po. Okay, yun na po ang aming gawing speaker na. Nawala si ma'am. Allowed to talk. Ayan. Okay. Ma'am, ready na po? Ano po ako mag-screen share sana ako, ma'am. Opo. Kaya lang po, hindi ko alam kung paano ko ipapasok yung aking presentation. Siguro po dapat doon ako sa panelist. Ako sa isang yung hindi po siguro po doon ako pa dapat pumasok sa sa participant. Oo, dapat doon ka. Hindi, dapat doon ka pumasok sa panelist para makapag-share ka po ng screen. Wala po akong pagpipilian kung paano ko po may papasok.
ganito po ang gawin natin. Ikaw na lang muna mag-share. Ikaw na lang muna mag-share screen. Sa portion ko na lang ikaw ayusin yung ano. Okay. Yung... ganito. Si Attorney Claire na muna ang mag-present. Tapos po ipadala niyo po sa akin yung PowerPoint presentation niyo so I can share. So Attorney Claire, talagang ano no, on the spot talaga tayo yung problem solving agad. So ito, si Attorney Claire po muna ang magpe-present naman kung paano ba pag kayo ay nakaranas ng karahasan at abuso, ano ang inyong mga options? Kumbaga, pag pumunta kayo sa barangay, hindi kayo binigyan ng legal options kasi marami naman sa kanila talaga ay hindi lawyers. At sa minsan sa kapulisan din kulang ang sinasabi. So itong si Attorney Claire, siya po ay abogado. O siya tinawag na attorney. At siya po ngayon ang magbabahagi sa atin ng mga impormasyon. Sana po ay makinig kayo para kung makaranas kayo o may makakilala kayo nakaranas ng abuso, karahasan o discrimination, ito po yung gagawin nyo. So kung may mga tanong po kayo, lagay nyo lang po sa Facebook Live ang mga tanong nyo, may nangongolekta po or dito po sa ating Zoom webinar. Okay? So, Attorney Claire, ikaw na po muna. Okay. So, nakikita naman yung screen ko at saka may audio ako. Okay. So, tuloy tayo. Okay. So, napag-usapan naman kanina, nabanggit din ng ating mga ilang panelists, kasama sila Barbie at yung iba pang taga Barangay Piñahan, yung ilang options na ginawa nila para dun sa kanilang mga complaints. So, ang sinasabi rin natin, no, daanan ko lang yung presentation ko din para makita natin yung iba't ibang options. Katulad ng, for example, yung una, yung pinakamalapit sa pangyayari, syempre doon sa barangay. At sa barangay, mamaya meron akong ibang slides pa na ipapakita ano yung pwedeng maitulong ng barangay. So pwede rin sa Quezon City Protection Center, yung telephone number at yung oras, pati kung saan yung mismong Quezon City Protection Center, mamaya ibabahagi ni Ging yun. So sa Quezon City Protection Center, meron tayo dyang medical legal, social worker, meron tayo dyan psychologist, meron tayong mga gender experts, at meron ding abogado, may police officer na pwedeng tumulong. Meron din tayong mga referral dyan for shelter and all. Tapos pwede sa police. Sa police kasi, pwede dyan mismo kapag gusto mag-file nga ng complaint na hindi na kailangan dumaan sa mga katarumpang barangay, diretso na yan sa police. So tutulungan kayo ng police officer. Ang hatian ng police station sa Quezon City Protection Center, kapag immediate yung pangyayari, yung police ang gagawa ng complaint. Kapag lumipas na yung sa warrantless arrest, pwede na yung police officer ng Quezon City Protection Center. Tapos sa barangay naman, kapag kakapangyari pa lang, pwede rin silang mag-aresto habang ito ay pumapasok pa sa warrantless arrest o yung hot pursuit na tinatawag. Kapag meron tayong complaint, yung criminal complaint, pwede ito isampa sa prosecutor's office. At kapag may finding na meron probable cause, dediretso ito sa korte. Meron din tayong isang option na hindi ko nailagay dito, pero specific to Quezon City, under sa ating Quezon City Gender Fair Ordinance, ito yung pwede mag-file ng complaint under sa Quezon City Pride Council. So sa Quezon City Pride Council, pinapatawag yung kung sino man na sinasampahan ng kaso, whether administrative ito, private company, office, o kaya private person, public official, pwedeng ipatawag ng Quezon City Pride Council ito. Okay, tapos tutulungan din dapat kung gusto na magsampa ng criminal case. So katulad nung nabanggit kanina ng ating mga panelists,
yung decision ng ating complainant para magsampa o hindi ay nasa sa kanya, oo. Pero meron din tayong tinatawag na mga public crimes, di ba, na kahit sino pwede magsampa. So mamaya subukan nating daanan yan kung may oras pa. Pero mindful dapat tayo sa mga repeat offenders. So, for example, ito man ay iyong kapitbahay na dumadaan ka, katulad nung nangyari sa Antipolo, repeat offender na kasi yun, di ba? So sa totoo lang, dapat na talagang idulog itong mga gantong klaseng kaso sa barangay. Kahit sa issue ng family violence na, for example, sinaktan ng tatay ang isang gay na anak dahil sa kanyang pagiging gay, di ba? Hindi tama yun. So dapat lang na idulog ito sa barangay at sa mga makikita naman kung may remorse o wala yung tao, di ba? At kung ito nga ay kahit isang single incident lang, pero napaka-grave ng pangyayari, talagang nagsasampa na tayo ng mga kaso dyan. So merong dinudulog, for example, sa Quezon City Protection Center, na lapnos yung balat, yung ganyang klase, yun talaga sinasampahan natin ang kaso. At pwedeng kasama yung bata na complainant under sa RE 7610, pwedeng sa tulong ng social worker, pwedeng kasama ang nanay or iba pang adult na magsampa ng kaso. So yung sinasabi natin na importance ng pag-seek ng justice, di ba? Sa issue kasi ng domestic family violence or discrimination laban sa mga LGBTI people, ang sinasabi natin, hindi talaga dapat nangyayari kahit sino man, di ba, ang issue ng domestic family violence kasama ang mga LGBTI people. So dapat may pagrespeto sa isang tao bilang pagiging transgender, gay, lesbian, sa kanyang own soji, di ba? Yung sinasabi natin, sexual orientation, gender identity, and expression. So kasama sa pagsampa ng kaso, whether sa barangay man ito, sa police, dumiretso sa korte, o sa Quezon City Pride Council, di ba? Yung issue na ito yung part ng justisya, di ba? Na pinaglalaban mo yung sarili mo, part ito ng empowerment, at nagiging magandang ehemplo ito na pinaglalaban mo yung karapatan mo laban sa diskriminasyon, laban sa pananakit, pang-abuso. So dito, sinasabi natin na you are already transcending from a victim to a survivor. Di ba? So lumalaban ka. Yun yung importante doon. Tapos yung prosecution, kasama kasi sa prosecution at accountability, di ba? Yung napapatawa ng parusa, yung mga nakabuso, parte siya ng justisya, parte rin siya ng prevention. So habang merong nangyayaring prosecution, merong nangyayaring accountability, I think yung nangyayari sa barangay, kahit hindi tinuloy yung kaso sa korte, di ba? Sabi, hindi na daw ginawa ulit sa kanya yung sexual harassment, di ba? Sexual assault. Pero mindful din tayo na pwede mangyari rin ito sa ibang tao, di ba? So kaya ang sinasabi natin, importante yung prosecution, importante ang accountability para hindi na mangyari doon sa biktima na yon at sa iba pang tao, di ba? So ang sinasabi natin, ang kahit anong violence, hindi dapat nangyayari with impunity, meaning nananakit, nang-aabuso, pero hindi man lamang napapatawa ng tamang pagkaparusa, yung ganong klase. Okay? So, yung ibang option, syempre, katulad ng isang mababanggit ko na kaso mamaya, nung sinaktan yung isang transgender girl na bata ng kanyang ama, ilang beses na palang sinaktan dito sa isang barangay sa Quezon City, sinubukan namin hanapan ng shelter at kumontak din kami sa mga SSDD ng Quezon City. Pero nakita namin na sa tulong ng barangay, malaki yung tulong ng barangay, yung palang lola at lolo nung bata ay willing na sila ang mag-take ng custody nung bata. So naalis siya sa mapang-abusong sitwasyon kung saan parati na lang sinasaktan yung transgender girl ng kanyang tatay dahil lamang siya ay isang transgender girl.
Okay? So makita rin natin na effective yung intervention na nangyari. Okay? So, daanan ko lang ng mabilis yung ating mga kaso. Isishare naman ni Ging yung ating mga PowerPoint. So nabanggit ko na yung 7610, child abuse. Yung mapa-SSDD, DSWD, barangay o police, at o police, pwede sila mag-take ng protective custody kapag merong suspicion na merong pang-abuso or merong nangyayaring pang-abuso or sexual assault. Okay, so kahit na nakasulat sa batas na in extreme cases, in reality, kasi kailangan ngang ma-rescue yung bata kahit hindi pa siya extreme cases, pwede ang barangay, pwede ang police, kahit wala pa man ang social worker, pwedeng i-rescue yan ang barangay at kapulisan. Siyempre, kung merong social worker, mas mabuti. Okay? So sa anti-vow C, cover dito ang mga lesbian relationships. At saka as long as yung isa ay isang babae identifying as a lesbian, pwede itong i-file. Di ba? Hindi lang kasama definitely ang gay men kasi ang anti-vow C ay para sa mga women and their children na complainants. Yung transgender women naman, pwedeng subukan na test case. Yun lang ha, wala pa tayong trans woman na sinubukang mag-file ng kasong ganito, pero pwede natin subukan yan. Sa revised penal code, marami tayong pwedeng i-file. For example, physical injuries, unjust vexation, kahit anong ininis ka. So yung paglalakad sa kalye, katulad dun sa nangyari sa Antipolo, sinaktan siya, physical injuries yun. Merong sinabi sa kanya nakakasakit, pwedeng unjust vexation yon. Kung pati yung pananakit sa harap ng ibang tao, pwede rin slander by deed yun. Kung sinasabi sa kanya na wag na siyang dumaan doon, coercion din yun, di ba? Acts of lasciviousness naman kapag merong lewd act, kahalayang ginawa na hindi rape, di ba? So kapag rape, marami rin tayo unfortunately nangyayari ng mga kaso ng whether incest ito or parang conspiracy na dahil lesbian na siya or dahil trans boy siya o trans man siya, they were subjected to sexual assault. So kaya meron din mga date rape, di ba? So dapat lang magsampa ng kaso talaga. Kasi nga ang sinasabi natin, hindi dapat nangyari ito. At kapag nangyari nang wala man lang na sampang kaso, pwedeng gawin to ulit sa kanya o sa iba pa mang tao. Okay? So yung ibang pabanggitin natin ng mga batas, safe spaces, ang sinasabi natin dito, kapag yung isang tao na LGBTI person ay sinexually harassed in public spaces based on sa kanyang actual na pagiging LGBTI person or perceived soji, for example, kahit siya mismo hindi pa siya nag-identify na LGBTI person or inakala na siya ay LGBTI person pero hindi siya nag-identify na isang LGBTI person, pwedeng gamitin yung safe spaces dahil ito ay sexual harassment based on one's gender. So, pwede rin magkaroon ng humingi sa korte ng restraining order para itigil yung kung anumang pang-abuso na ginagawa. Okay? So, kasama kasi sa mga safe spaces, di ba? Yung mga stalking. So, kasama yan dyan through a restraining order mapipigilan natin yung ganong klase ng mga stalking. So kung online, meron din ng safe spaces na online na pwedeng sampahan at ganun din yung cybercrime. So pwede yan magkasabay sa isang complaint affidavit. Tapos yung nabanggit din kanina, yung Quezon City Gender Fair Ordinance, so natutuwa ako na nagpapasalamat yung isang survivor natin. Kasama po ako dun sa isa sa nag-draft nung Quezon City Gender Fair Ordinance bilang gender consultant ng Office of the Vice Mayor noon ni Joy Belmonte, kasama yung office ni Mayen Huico. At saka ito ay dinulog sa iba't ibang opisina, NGO, kasama nga yung katulad ng Outright at iba't iba pang mga NGO. At
tumulong sa pagbalangkas nitong Quezon City Gender Fair Ordinance at napasa noong 2014. So kasama dito yung Barangay Vow Desk, di ba under RA 9262 yung anti-vow si, sila yung mag-handle ng mga anti-vow si cases. So dito ngayon, under the Gender Fair Ordinance, sinabi natin na lahat ng SOGI cases, LGBTI cases, ang QC Barangay Desk ang mag-handle. So napakaganda, di ba? At dito rin, naglagay tayo sa IRR, sa Implementing Rules and Regulations, na pwede mag-issue ang hindi lang yung chairperson ng barangay, hindi lang yung kagawad, pwede rin yung vow desk at yung guard officer ng barangay protection order sa pang-abuso o discrimination dahil sa actual or perceived SOGI ng isang tao. Okay? So, separate din ang logbook to protect confidentiality, tapos yung mga unjust detention and involuntary confinement, nilagay din natin yan sa ordinansang ito. Tapos nag-provide din tayo ng all-gender toilet kasi nga sa Quezon City Protection Center, nagkaroon kami ng kaso na hindi siya piniyagan ng mismong kumpanya niya na gumamit ng kanilang toilet. So kaya nilagay natin yan talaga dyan. Okay? Dapat ang sumunod dito ay lahat ng public at pribadong establishment sa Quezon City. Okay? So, ang QC Guard Ordinance naman, kasama dito yung stalking, ito yung actually unang pinagmulan ng safe spaces kasi nauna itong batas na to 2016, although for Quezon City lang. Okay? Okay. So, pwede rin syempre ang damages at yung iba't ibang mga remedies kung hindi mag hindi napapasa ilalim sa anti-vowsy sa safe spaces, pwede rin yung kung gusto natin yung temporary protection yung mga restraining order natin, di ba? O kaya writ of amparo, writ of habeas corpus, kung saan pwede yung pag habeas corpus, ipapapresent mo yung body ng tao. Sa writ of amparo, merong threat to the life and security of the person. Yun yan. So kapag mga lolo, lola, at ang pinoprotektahan nila yung mga apo nila, pwede yan sa mga restraining order natin. Okay? So sa PD 603, doon, noon pa lang, meron na tayo mga protective custody ng mga bata na inaabuso. So kasama ang LGBTI people dito. Diba? Nabanggit na natin yung referral for custody, shelter, yung Quezon City Protection Center. Yung isang ginawa nung isang transgender woman na complainant, although hindi niya tinuloy yung kaso, pumunta siya sa Quezon City Protection Center. Sinabi niya sa amin yung kaso niya. Pinictura niya yung sarili niya at pinost niya sa FB. So, syempre, ang sinasabi nun kung sino man yung kanyang perpetrator na nag-abuse sa kanya, humanda ka kasi handa akong magsampa ng kaso. Di ba? Yung ganun klase. Okay? Although, syempre, huwag mong babanggitin na ganun. Picture lang. Ganun. Parang Instagram. Okay? So, Magna Carta of Women, yung CHR, pwede mag-imbestiga ng lahat ng issue ng kababaihan. Kasama ang lesbians dito. At sa CHR naman din, under the Constitution, pati issue ng gay, transgender women, kung gusto ng transgender men under the CHR using the Constitution, pwede dito. Okay? So, pwede nilang ipatawag yung mga perpetrator dyan. Okay? Tapos magre-recommend ng tutulong sa pagsampa ng kaso at anumang penalties na po pwede kung merong government official na involved. Okay? So, ilan lang ito sa mga ordinances na nakalap natin sa mga city, sa probinsya, municipality, barangay, mga Quezon City barangays na nakabanggit dito. May mga nadagdag pang iba during the pandemic, hindi ko pa lang nalagay. Pero gusto ko lang din banggitin na ang Quezon City ang pinakanauna nung September 2003, yun lang ang workplace anti-discrimination pa lang ang cover doon ng LGBTI people. At yung mga sumunod, maganda kasi malawak na. Pero nung 2014, yung ginawa namin ay napaka lawak ng comprehensive ng ordinansa na ginawa natin. So, nabanggit ni Ging kanina yung tungkol sa mga training ng outright and gender rights, pati ni Yeng. Ang kagandahan dito, na-train natin yung mga barangay
pati yung mga LGBTI leaders sa mga barangay on SOGI rights, remedies, pati sa counseling, so kasama nga sila Yeng dito at ang ibang mga kasamahan pa niya, sa PAP, di ba? Tapos yung psychological first aid, tinuro din dito, okay? Pati yung SOGI sensitive interview and handling. Tapos nakita natin na klaro yung empowerment ng ating mga barangay officials at saka LGBTI leaders at saka yung improvement ng help-seeking behavior. So dumami yung mga nagsampa ng kaso doon sa mga natulungan natin sa hindi lang sa Quezon City, sa Muntinlupa, at nagsimula na rin tayo na nag-train ng ilan sa Pasig at yung ibang mga syudad. Sana sumama na rin para marami nga tayong matulungan ng mga barangay sa capacity building at sa empowerment ng mga LGBTI QA leaders and persons. At maliban sa trainings, nagkaroon din ng mga echo training sila mismo ng mga participants. Nagkaroon ng mga community forum. Nag-distribute tayo ng mga stickers sa barangay, sa tricycle, at posters, at yung protocol na ginawa namin ni Ging, kung saan mababasa nyo yung iba't ibang nabanggit natin na parte ng training, nandoon sa protocol. At marami nang gumagamit, hindi lang ang Quezon City. Okay, so yun na po muna. At mamaya babanggi, yung last pala na aking ibabahagi, ay yung tungkol sa nabanggit ko kanina, 13 years old lang yung isang transgender girl noon nung binubugbog siya ng kanyang tatay. At dahil dumaan sa training yung taga-barangay na nag-assist sa kanya, napakaganda nung experience kasi yung mismong taga-barangay ang nagsabi, kung hindi dahil sa training, ay hindi siya magiging ganun ka supportive doon sa kaso at kumbaga malaki ang naitulong pagdating dun sa LGBTI sensitive and responsive services na binigay ng barangay. So yun lang po muna, ibabalik ko na kay Ging. Ayan, maraming salamat Attorney Claire. At dahil kilala niyo ako, ayoko mag-give up. At tinuruan ako ngayon kung paano ko papalabas sa inyo uli yung PowerPoint. Kasi kailangan mapanood ninyo si Alan at yung kwento ni Red tungkol sa kanyang pinsan. So, indulge me. Continue. And advance. Meron daw pong ano, pwede na sanang mapakinggan at sana mapakinggan. Ginawa ko na po. Sabihin nyo agad sa akin kung maririnig ninyo ha, para magagawan uli natin ng paraan kasi hindi tayo hihinto sa webinar na to hanggat hindi nyo maririnig ang kwento ni Laalan. Okay? So start ako. No audio pa rin daw. Ngayon, stop share muna ako. Kasi ang sinabi, share at advance Microsoft Sound. Tapos, share.
Ayos na. Si-share ko ulit. At hindi ako gi-give up. Share computer sum. Okay? I will share again. Ngayon, sabihin niyo po ulit kung maririnig niyo na. Simulan natin ulit ang kwento. Galing po kami ng ano, kaibigan po. Hey, meron na. Natin po sa ano, nagdala-gala po kami. Madaling araw na po noon. Tapos nung pagka-uwi ko po sa bahay, nadatnan ko po na lasing po yung tito ko. Na nakaupo po siya. Tapos nasa taas po sila mama. Well, kami lang po tao dun sa may baba. Tapos po ano, kung ano-ano pong sinabi niya sa akin ng ano po. Gaya parang pinapahiya niya po ako sa may kaibigan po. Ano mga sinabi niya? Natatandaan mo pa? Yung ano po. Yung pakala daw po ako. Ano mga sinabi niya? Natatandaan. Tinatanggap daw po sa langit. Sinagot ko po siya kasi po grabe na po yung mga pinagsasabi niya. Pero hindi naman po yung masasakit na salita. Tapos po, parang napahiya po siya dun sa mga kaibigan ko. Tapos inano niya po ako. Sinuntok niya po ako sa may tito po, sa may bata. Dito po. Tapos di po ako yung mga ganyan. Tapos umiyak na po ako nun. Tapos po, nagsumbong po ako ila mama kasi sila mama rin po ata nun lasing din po. Kaya po, di na po ako humingi ng tulong sa kanila. Ako na lang po, kasi may kasama po akong isang bakla. Pumunta po kami sa sa barangay po para po magsumbong. Anong nangyari nung pumunta ka sa barangay? Tinanong po nila kung ano pong nangyari. Tapos, sinabi po nila na papuntahin ko. Tinanong po nila kung kakasuhan ko daw po yung tito ko bago po siya dinala dun sa may barangay, bago po siya sinundo. Tapos nung sinundo siya, anong ginawa sa tiyuhin mo? Tinanong po siya na umingi po ng tawad sa akin, tapos na huwag na pong uulitin yung ginawa niya po sa akin. Anong naramdaman mo nung tinulungan ka ng barangay? Masaya. Bakit masaya? Kasi po, kala ko po kasi hindi po ako tutulungan ng barangay. Akala mo noong una? Okay. Tapos nung tinulungan ka nila, nagbago ba yung tiyuhin mo sa'yo? Opo. Na pwede po palang magsumpong. Kapag pinakano po, inaabuso po ng mga. So, anong message mo sa mga ibang kabataan na kagaya natin, ng mga lesbian, na bakla, bisexual, transgender, na pag nakakaranas sila ng karahasan, ano dapat nilang gawin? Mag-ano po sila, i-report po nila agad, wag po nilang itago o ilihim po sa kanilang mga magulang. Salamat. Yung next na video na ipapanood, papalabas ko naman, ay tungkol sa pinsan ni Red. Dahil, bakit hindi yung pinsan niya ang magkwento? Malalaman niyo ba? Noong nagkaroon po kasi talaga ng vowsy, kasi ang kada barangay ng Quezon City, naging parang ano po sa amin yun eh. Parang nabunutan po kami ng tinik. Ako po personally na-experience ko po first hand yung kung paano yung nangyayari sa LGBT community since nung bata pa ako. Hindi siya nangyari sa akin personally, pero nangyari siya sa malapit or kadugo ko, which is yung pinsan ko. Yung pinsan ko kasi very close ko yun dati nung bata pa ako, and then teenager siya that time. Every time na, syempre, alam naman natin pag bakla, malandi, mahilig gumala, mahilig gumanyan. Every time na uuwi kami ng bahay, walang araw na hindi siya ginugulpin ng tatay niya. Walang araw na hindi siya sinasapok sa harapan namin, kahit saan siya makita. And then sadly, yung pinsan ko po ngayon, nagkaroon ng mental disorder.
Hindi ko po alam kung isa yun sa factor kung ba't siya nagkaroon ng mental disorder. But I believe yun ang pinakamalaking factor kung ba't nangyari sa kanya. Kasi during that time, when we were young, I still recall sobrang jolly niya. Sobrang masayahin. We together, gumagala kami ng sabay, rumarampa kami ng sabay. Pero if you will see him right now, hindi na siya yung parehas ng dati. Mas gusto niya na mag-isa na lang siya, nasa loob ng kwarto, nakakumot na lang, at ayaw niya nakikipag-usap sa tao. Kamusta yung trato ng magulang niya sa kanya ngayon, lalo ng tatay niya? Wala na po yung mga magulang niya. So ngayon po, yun po kasi yung mahirap dun eh. Instead na inalagaan natin, ako kasi sobrang blessed ko sa family. I have been blessed for so many years sa treatment sa akin ng family ko. Kasi ang ginawa nila sa akin talaga, hindi nila akong ginawa liability. Ginawa nila akong asset. And I'm very proud to say na until now, ako yung provider ng family namin. Which is naging kabaligtaran ng nangyari sa kanya. Hindi nila gusto kung ano yung buhay niya as LGBT. Pag sinaktan mo kasi ang isang tao, hindi yung sakit eh, kasi yung pasa, lilipas yun eh. Pero yung emotional stress, yung mental stress na binigay sa tao, which I'm sure yung talaga nakapagbigay sa kanya ng reason kung bakit siya naging ganun. Nung time ba na ginugulpi siya, walang hinahingan siya ng tulong, walang sumaklolo? Wala po, kasi yung tatay niya talaga, yung typical na tatay na talagang barumbado talaga, na nananakit talaga ng anak. Sa lahat sa kanilang magkakapatid, siya lang mismo talaga ang nakaranas. I'm not sure kung ano yung galit ng tatay niya sa kanya, kung saan nanggagaling yung ganon. Kasi kahit sa maraming tao, ginagawa niya yun sa kanya. Kumbaga parang hindi niya nakita yung value ng tao. Parang typical, sabihin nyo ng OA yung sasabihin ko, pero alam mo yung parang nakakita ka ng asong hinampas sa kalsada. At mas malala pa doon. Ganun kalala yung nangyari sa kanya. Lalo na sa pagkain noon, hindi ko makakalimutan noon. Nung umuwi kami ng madaling araw kasi galing kami sa birthday ng kaibigan namin. Tapos syempre, after ng birthday, mga alas 4, alas 5, gutom ka na ulit. Diba? So pag-uwi namin dito, naghanap kami ng ulam. And then, plato, hawak niya yung plato. Kumakain pa kami ng sabay. Nung ginano niya talagang hinugod niya yung plato sa harapan, sa mukha niya, kaharap ako. Pero ako hindi niya ako sinasaktan kasi hindi naman niya ako talaga kamag-anak. Ang kamag-anak ko yung asawa niya. So hindi niya ako sinasaktan. Yun ay hindi ko makakalimutan. And meron kasi dati, kasi ang bahay namin, kung nakikita niyo, ganito talaga yung tsura niya. So talagang parang pawid lang dati talaga, ganyan, ganyan. So may malaking kahoy na something na hinampas niya yun talaga. At alam mo yung pinsan kong yun, parang pag nakita mo siya, hindi na siya nasasaktan. Yun yung masakit dun eh. Yun yung masakit na part. Na hindi na siya nasasaktan sa kahit anong sakit na dinibigay sa kanya. Which is, I don't understand. Kung bakit hindi na siya nasasaktan. Kasi every time na ginagawa sa kanya, ang normal kasi na pakiramdam kapag sinaktan ka, iiyak eh. Or masasaktan ka. Siya hindi. Siguro, nung mga nakaraan, siguro sabihin natin 5 years na nakalipas, nung nakikita ko sinasaktan pa din siya ng tatay niya, instead na umiyak, tumatawa siya. And that's so sad. Sa tingin mo ba, kung ang pinsan mo ay nabuhay ngayon, lalo na yung mga barangay natin ngayon ay pwede nang tumulong, sa tingin mo, maagapan siya? Yes. And if I were on that situation, for example, kung edad ko dati ay edad ko ngayon, hindi pwedeng mangyari yun. Because I know where to go to. I know the right person, I know the right avenue, kung sino yung mga pupuntahan. Before kasi walang ganun eh. So, ang dami, kung titingnan natin, maraming mga bakla talaga at mga lesbiana na talaga nagtago. At maraming nangailangan talaga ng tulong na hindi natin nabigyang pansin before. That's why I'm very happy to know na meron tayong ganitong mga ginagawa para sa kapakanan ng mga nasa LGBT.
So, yan ang gusto kong ibahagi sa inyo. So, mamaya, magpapahingi ako ng comment kay Attorney Claire at saka kay, lalo na kay Professor Yeng, kasi tungkol sa mental health issues, yung pinakamalaking tingin natin ay resulta ng karahasan o pang-abuso na ginawa ng ano ng pinsan ni Red sa kanya. So ngayon naman, pag-ready na si Captain Djoanna Santos, ma'am, pwede pong ikaw na po. Ang kadalasan kasi, pag gusto natin pumunta sa kapulisan, ang problema, hindi natin alam saan pupunta sa loob kasi natatakot tayo. Ano ba yung procedure? Niloloko na ba ako? Alam ko may mga ganyang feelings kayo. So ngayon, bibigay ko na ang screen kay Captain, Police Captain Djoanna Santos para magbigay ng lecture sa akin. Ma'am, kayo na po. Lesson, almost afternoon na po sa ating lahat. I'm Police Captain Djoanna Santos. At present po ako po ang Chief ng District Women and Children Concerned Section ng Quezon City Police District. At for the information po ng ating mga participants, from 12 police stations, ngayon po ay meron na po tayong 16 police station within the 6th Congressional District po ng Quezon City. May na-additional po tayong Station 13, located po ito sa may Payatas area. Station 14 sa may Barangay Holy Spirit. Ang Station 15 po ay matatagpuan dito sa may Project 6. Ang Station 16 naman po ay matatagpuan in between Station 5 and Station 4 sa may Lagro area. Next po. Sa part naman po ng law enforcement, specifically po ng Quezon City Police District, ito po yung mga step-by-step procedure po in filing complaint for gender-based violence or domestic violence. Unang-una po, ang ating pong mga victim survivor ay maaari pong humingi ng assistance sa pinakamalapit na police station o sa barangay kung saan po sila nakatira. At kung ang ating pong victim survivor ay nakaranas ng pang-aabusong pisikal, kailangan po na kumuha po sila ng medical legal examination mula po sa police. Ibig sabihin po, ang nagre-refer po for medical legal ay sa either the PNP or pwede rin naman po na magpakonsulta for medical legal po sa any government hospital. At ito pong medical legal examination na ini-issue naman po ng PNP ay nire-refer po ang ating mga victim survivor either sa PNP crime laboratory or sa mga government hospital po. Next po. Ito nga po yung mga medical legal exam result po ay either in-issue po ng mga protection units from government hospitals po na meron po tayo na kung saan po pinakamalapit po sa atin. Pagkatapos po nito, kukuhanan po namin ang salaysay yung ating po mga victim survivor sa investigation offices po natin. Kapag po ang concern ng ating victim survivor ay gender-based violence or domestic violence, ang mag-handle po ng complaint nila ay ang mga WCPD investigators po natin. Pero kung ang concern po ng ating victim survivor ay hindi po nakapaloob sa mandato ng mga complaint na dapat nahahawakan, i-refer naman po natin sila sa mga general investigation unit po ng PNP. Next po. Pagkatapos pong makuha na ng salaysay yung ating pong victim complainant, maaari na po silang kumuha ng barangay protection order
kung saan po nakatira yung pong ating victim survivor. Usually po, kapag BPO na po, maaari pong pumunta ng personal at mag-request para sa BPO yung ating victim survivor at maaari din po silang i-assist po ng ating mga women's desk personnel. Pagkatapos po ng kapag nakahanda na po ang lahat po ng mga kakailangan ng dokumento sa pagsasampa po ng reklamo, ay ito po ay ating pong pina-file sa City Prosecutor's Office. Ang BPO po ay mayroong 15 days validity at maaari din po itong i-renew. Pagkatapos po nito, maaari na pong mag-file for petition ng PPO o Temporary Protection Order or PPO mula naman po sa mga family courts. Ito po ay applicable po for 9262 complaints. Next po. Pagkatapos po ng kapag na-file na po natin yung complaint po ng ating mga kliyente, nire-refer din po natin sila for counseling sa mga partner stakeholders po natin katulad po ng Quezon City Protection Center for Gender-Based Violence. At ang protection center po natin ay matatagpuan within the compound of the Quezon City General Hospital along Seminary Road, Quezon City. Pwede rin po tayong mag-refer sa UPPGH Women's Desk, UPPGH CPU, or any Women and Children Protection Unit in the locality po. Next po. Maaari din daw po tayo maaari din po mag-refer for counseling sa mga Women's Crisis Center. At kapag ka po ang ating victim survivor ay nagkaroon ng mental disability o meron pong mental disability, dapat po ang referral po natin ay sa NCMH. At maaari din po tayo mag-refer in any center po na nagpo-provide ng services for psychological and psychiatric services. Next po. Ano po daw po ba ang mga kailangan o useful evidence for filing of GBV complaints? Unang-una po, kailangan po natin yung complaint affidavit ng survivor o ng ating biktima. Halimbawa po, ang pagsasamba po ay dapat po merong specific violations committed. Kagaya po sa RA 9262, nakalagay po sa Section 5 ang lahat po ng mga acts na merong pong kaakibat na penalty. Kasama po ng affidavit po ng ating victim or complainant ay affidavits po ng mga witnesses. Pag sinabi pong witnesses, sila po yung mga tao nakasaksi at mayroong personal knowledge doon po sa pangyayari. At maaari din po mag-execute ang mga kaibigan, kapamilya o sino mang napagsabihan ng isang victim survivor ng pangyayari kung siya po ay hindi na maaaring makapagbigay ng sarili niyang statement dahil due to trauma o meron po na siyang kadahilanan para hindi po siya makapagbigay ng kanyang affidavit. Ang importante po dito is yung personal knowledge po noong makapagbigay ng kanyang salaysay. Next po. Kung ang biktima po ay nag-undergo for medical legal report, kailangan po naka-attach din po ito doon sa sasampa po nating reklamo. Halimbawa po, physical examination, genital examination, o anuman po medical report makakapagsuporta sa pang-aabuso na naranasan po ng aking biktima. Kailangan din po tayo makasecure ng barangay blotter and police blotter. At kung nagkaroon po ng emotional o psychological distress o trauma ang ating biktima, kailangan po natin makakuha ng report mula po sa psychologist o psychiatrist na tumingin po doon o nakapag-check up po doon sa ating victim. At kailangan po if married po ang ating victim survivor at ang ating abuser, kailangan po ng pag-provide po ng medical certificate. At kung meron pong mga bata na naging biktima, kailangan po natin mag-provide ng kanilang mga birth certificates in support po doon sa minority at yung relationship po noong bata
sa ating pong survivor as well as dun po sa ating abuser. Next po. For any assistance po, you may contact us at DWCCSQCPD. Ang aming pong direct line is 023-437-7211. Meron din po kaming FB page. Paki-search na lang po yung Juana Karingal. It is a 24/7 online help desk o ang tinatawag po namin ngayon na project po sa PNP, yung online complaint o ireklamo. Meron pong sasagot o magre-reply po doon the moment po na meron po kayong assistance na hihingin po doon sa online help desk. Next po. And at maraming salamat po. Ang yun lang po yung makasishare po namin for my part po. Thank you po. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng ating mga speakers. Ngayon, punta na tayo sa question and answer. Kasi may mga ibang tanong po tayong nalikom. Unahin po natin yung, kung pwede pong mag-on po ng mga videos ang ating mga speakers para makita po tayong lahat. Yan. So, ang unang tanong, unahin natin yung nandito sa ating chat box. From BCP Mirna from Barangay Tandansora. Ma'am, tanong lang, how about yung mga bata na mga LGBT na naging pasaway means na na-involve siya sa mga gulo? May trauma din po ba silang naranasan? Paano po ba sila i-approach, lalo na kung ayaw mag-share ng kanilang ideas at mga kwento? Siguro, game. Ako na ba? Okay. Yes, go. Yeah. Oh, speaking of trauma, no, kasi ang trauma kasi, ang isa sa mga dapat nating na natandaan dito, depende ito sa pananaw ng tao. So kahit sabihin mo na pare-pareho tayo na experiences, may mga tao na nakikita nila na ito ay traumatic at nag-serve as parang threat sa buhay nila. May mga tao naman na parang wala lang, carry lang, parang gano'n, no? So dun sa mga bata na nakakaranas o nakakagawa ng mga hindi tama, maaaring yung iba sa kanila nakakaranas ng trauma, pero nakikita nila na parang nagiging everyday part of their life na lang. Tapos parang in effect, merong pwedeng nakasanayan, o yung iba parang yung tinatawag na learned helplessness. Wala na akong magagawa. Ito yung buhay ko eh. So, either way, hindi siya nakakatulong. No? Kasi pag sinabi may learned helplessness ka, tinanggap mo na eh. Para bang, eto na yung buhay na meron ako. So, ang nangyayari, patuloy silang nabubuhay sa ganung klaseng paraan ng pamumuhay. So, napakahalaga pa rin whether may trauma na na-experience o wala, no, kung ano man yung impact sa kanila, napaka-importante pa rin na ang mga batang ito ay nagagabayan, no, doon sa kanilang mga nagagawa o pinagdadaanan. Para hindi na or maiwasan na natin yung progression ng possible psychological disorder. So in connection, yung kinikwento kanina nung pinsan ni Ray Rex, no? Meron siyang binanggit. Alam niyo, medyo nalungkot talaga ako doon. Narinig ko yung pinapalo siya ngayon pero tumatawa na lang. Idudugtong mo siya doon sa kwento ni o tanong ni Ma'am Mirne. Maaring may mga bata na yan ay nararanasan nila. Hindi na nila nare-recognize o sadyang sinara na yung sakit, no? Yung numbness kasi. Isa yan sa mga nararanasan ng mga taong nakaranas ng severe pain. So minsan yung iba either lumalaban sila ng harapan, externalize, o yung iba nagna-numb na sila na para bang wala na yan, parang gano'n, no? Kaya hindi na nare-recognize kung ano yung tama, ano yung mali, and they learn to live that kind of life. So, follow up na ako ng question, Professor Yeng. Kasi ang problema din kasi ng family ay hindi nila matulungan yung pinsan ni Red kasi ayaw niya nang magsalita, ayaw niyang mahalubilo, takot siya sa tao. Ngayon, ano ang pwede nilang gawin? Ang sinabi ko kasi sa Quezon City Protection Center, may psychiatrist, pero do you think if ever they will bring the person sa National Center for Mental Health, ano ang pwedeng tulong dito? Kasi din,
kagaya ng karamihan sa atin, kapos sa pera, kapos sa pasilidad para dalhin siya, ano ang pwedeng gawin? Ang NCMH, magandang lugar kasi wala namang babayaran. At nandun talaga yung mga mental health professionals. May psychiatrist, may psychologist who can really give the service to him. Meron din naman na kung ayaw nilang pumunta sa NCMH, halimbawa, no? Halimbawa lang. Ang alam ko, meron din mga psychologists na nag-o-offer din. Kung hindi man libre, ay mas mababang halaga para mabigyan ng personal na atensyon yung bata. At maalalayan siya dun sa kanyang pinagdadaanan. At the same time also, makabigay din ng family therapy. Napakahalaga kasi systemic eh. Impacted na yung family, no? Meron ng effect dun sa pamilya. At yung pamilya rin mismo, magagabayan sila kung paano nila pakikitunguhan at maaalalayan yung bata in the absence of the therapist. Yun. So, okay. Yeng, ma'am, Professor Yeng, magagalit ka pag ma'am eh. Ang tanong ni Rodora Abano, Professor Yeng, gaano ang presence ng National Center for Mental Health or NCMH nationwide? At sabi naman ni Raymar Flandes, saan po banda yan, ma'am? Yung NCMH, yung National Center for Mental Health, sa Mandaluyong po, no? Ito ay isang pampublikong ospital na nagki-cater, naka-focus sa mental health natin. Ito yung alam nating mental hospital. So napaka-competent ng mga doktor dyan, ng mga psychologists, psychiatrists, no? Ang maganda doon, integrative kasi yung service nila. May psychologist ka na, may medical practitioner ka pa, yung psychiatrist. Kasi ang pagkakaiba ng dalawa, ang psychiatrist po, sila yung nakaka-prescribe ng gamot kung kinakailangan. Kasi medical doctor sila. Ang mga psychologist po, hindi po kami nagpe-prescribe ng gamot, no? So, dun sa mga taga-probinsya, binanggit ko na, sabi ni sa ating ano, meron din po, kung hindi kayo makaka-access sa NCMH, kasi I'm not really sure kung meron silang telehealth, no? Or telecounseling. Pero meron pong mga psychologists na nagbibigay ng telecounseling, no? If I may also, if I can give a shameless plugging, kumbaga, meron ang Psychological Association of the Philippines na isang programa na nagbibigay ng group facilitation. Ang tawag dito ay katatagan.org, no? Ang aming head dito, this is actually brainchild of Dr. Gina Echanova. Yeah, friend ni Attorney Claire, di ba? Alam niyo si Doc Gina talagang ano, yung kanyang heart, no, yung passion niya dito sa pagtulong. Ito ay isang libreng platform online na ibinibigay ng mga Pilipinong psychologists sa kapwa Pilipino. Ako nga, personally, I call this Service of Filipino Psychologists to Filipinos. So, tingnan natin kung ano yung pwede nating gawin, no? Hindi ko sure kasi kung may session, kung meron ng ongoing session ngayon, i-check natin. And then we can give you feedback. Kasi doon, pwede silang mag-enroll, tapos mag-a-attend lang sila ng sessions para maalalayan sila dun sa mga pinagdadaanan. Not necessarily depression or anxiety, no? Ang nagfa-facilitate ito mga psychologists at libre po ito. Libre namin binibigay online. Yan. So hindi ko lang sure kung merong ongoing sessions ngayon. Pero sa pagkakaalam ko, for specialized groups, merong ongoing session. So tingnan natin. Kasi free ito eh. Online ito na binibigay. Lulubusin ko na, Professor Yeng. kasi yung yun nga, sinabi din pala ni Rodora na si Dr. Armagosa Argamosa ng National Center for Mental Health gives free consultations sa Nueva Ecija. Di ka lang daw niya maalala anong clinic hours, baka pwedeng i-Facebook. Pero ito yung tanong ko kasi ito yung tungkol sa kaso ni Casey na siya ay namorestya, na sexually assault. Hindi ko alam kung eksaktong rape nga siya yung term niya. Hindi siya nakapag-undergo ng counseling. Do you highly recommend ba talaga na mag-counseling or enough na ba yung group support, yung peer acceptance, yung support sa barangay? Ano ba yung tanging pinaka-edge na pagkumbunta ka taga sa proper counseling from a psychologist or from...
Oh, ang counseling kasi ay masasabi natin kapag may pinagdaanan, nakakatulong talaga para makarecover o hindi mag-progress to yung tinatawag natin psychological disorder. Pero meron din kasi mga tao na dahil nga may mataas ng resiliency nila sa patangkatin ng support group, ay nalalagpasan nila yung pinagdadaanan nila. Sadyang meron mga taong ganun katitibay yung loob, no? So makikita natin ito, halimbawa, minsan kasi akala nila okay ni, yung pala, dinaanan na lang nila, kumbaga kinalimutan na lang nila. So pwedeng makatulong na at least mag one session for counseling para makita lang kung kaya ba talaga niya at maalalayan lang siya kung ano yung mga pwede niyang gawin in the absence of counseling. Pwede rin ganon. Kasi again, dependent talaga yon sa kakayanan ng tao. Pero malaking tulong kung dadaan sila. Oo. Ngayon, ito pa yung next na tanong. Ito ay from Alan, yung ating gay youth na binidyo natin ng elbow kasi nga for privacy reasons. Ang tanong niya, paano po kung walang ginawang aksyon ang barangay pag nag-report po tayo doon? Humingi tayong tulong at walang aksyon. So, Attorney Claire, Captain Santos, ano po ang inyong mga chika about it? Okay. Pwedeng dumulog sa Quezon City Protection Center at sa Quezon City Protection Center, ang ginagawa namin, kung merong inaction or kulang na serbisyo yung barangay, we try to call their attention. So sumusulat kami sa barangay, tinatawagan sila. So kung merong kailangan ma-issue na BPO, meron kaming pro forma na sulat na pinapadala sa barangay. At pag nasulatan ng barangay ng Quezon City, nag-i-issue na sila ng BPO. Ngayon, para sa ibang serbisyo, pwede rin dumulog sa police, di ba? Kung magsasampa ng kaso, pwede rin sa Quezon City Protection Center. Kung naman gusto i-report yung barangay, pwede. So pwede ito sa kahit anong syudad, Office of the City Mayor, yung ganyan. Pwede rin ito i-report sa DILG. So merong DILG, for example, sa Quezon City, merong DILG National, merong unit na nag-a-address ng mga barangay services at pwedeng idulog yung naging problema sa barangay. But at the same time, ang sinasabi natin yung immediate access, pwede sa Quezon City Protection Center, in coordination with the same barangay at saka sa kapulisan. Attorney Claire, nasagot mo na to at i-share ko lang sa iba na ang Quezon City Protection Center po ay libre. Ang medical legal po ay libre. Ngayon, Attorney Claire, paano po kung hindi taga Quezon City? Eh wala naman sa kanilang, sa city nila yung kagaya ng Quezon City Protection Center. Maliban sa Munting Lupa, meron silang sagip sa Munting Lupa. Nanonood ang mga taga-Munting Lupa natin na participants. So, pwede ba silang maka-access pa rin ng Quezon City Protection Center? Teka, ganito. Kasi kung saan nangyari ang krimen, kung medico-legal ang pinag-uusapan, pinakamaganda kung saang syudad sila naroon. Yun nga yung nabanggit ni Captain Djoanna doon sa kanyang slide. Pwede sa mga PNP na crime laboratories, marami yan. Kung i-google ninyo yung PNP crime laboratories, lalabas yan. So meron yan, whether regional or sa mga major cities, meron yan. Tapos meron din tayo sa camp crime, di ba? Yung servisyo naman sa protection center, pwede pa rin magpa-medico-legal doon, pero ang pinakamaganda nga kung saang syudad. Kasi pag nagsampa na ng kaso, pinapasab pina o pinapatawag yung medico-legal officer. So pinakamabilis yung na makarating yung medico-legal officer kung saan yung venue ng criminal case. So for example, kung Pasay, sa Pasay na crime lab, tapos yung mismong medical legal officer sa Pasay ang
magte-testify sa korte, yung ganun. Pero yung ibang serbisyo, ibang services. Okay. Yung ibang serbisyo, available ito. So tumutulong tayo sa counseling, tumutulong tayo sa criminal complaint drafting, kahit hindi taga Quezon City. Tapos nire-refer din natin kung saan pwede pa silang dumulog. Attorney Claire, ito follow-up from Christine Jurado galing sa Facebook Live natin. Para naman sa gay couple na nagkasakitan, kasi hindi nga sila pwede sa anti-violence against women and children, yung RA 9262, ano ang pwede nilang gawin? Okay. So yung nabanggit ko sa slide, una, pwede silang dumulog sa barangay kasi kung Quezon City ang pinag-uusapan dahil sa Quezon City Gender Pay Ordinance, tutulungan sila ng barangay doon sa issue ng whether meron bang magsasampa ng kaso o ano, i-refer sila for counseling, yung ganyan. Kung merong kailangan na merong i-rescue or i-refer for shelter, pwede rin yun. Kung merong kailangan na paghatian ng mga property, pagminsan nakakatulong din yung barangay diyan, di ba? Kasi for example, so kumbaga lahat ng na kayang ma-avail na serbisyo sa anti-vousy, di ba? Na tutulungan sila na kunin yung mga gamit, pwede 'yon, di ba? So pwede yang gawin ng QC ng mga barangay dahil inaatasan sila mismo ng Quezon City Gender Pay Ordinance. Yung ibang mga barangay na outside of Quezon City, pwede pa rin nila gawin yun kung tutuusin, kahit walang ordinansa kasi kumbaga nasa duties naman nila na tulungan ang kanilang mga residente. Okay, thank you. Captain Santos, may dadagdag po ba kayo? Opo. Kagaya nga po ng sinabi ni Attorney Claire, ang pagsasampa po ng reklamo is jurisdictional. Same with din po sa mga police station. Dapat po kung saan po yung pinakamalapit na police station na pinangyarihan ng insidente. For the blatter naman po, ang mga gender-based violence po na crimes committed, po record lang po ito sa barangay. At ang magiging action taken naman po ng barangay is referral pa rin po sa pinakamalapit na police station. Dahil po ang gender-based violence ay hindi po dapat ina-applicably settled. Wala pong settlement nito sa barangay. Same with po sa PNP. At kung sakali man po gusto nilang magkasundo, hindi po sa level ng barangay, hindi po sa level ng PNP. Maaari po silang magkasundo. Siguro po sa prosecution na po. Pero not within our level po. Tapos po, hanggat maaari po sana, ini-encourage po natin yung mga victims natin na makapagsampa o ng reklamo sa lalong madaling panahon para meron pa po tayong pagkakataon na maaaring hulihin po yung ating mga perpetrators or abusers. Kasi po, may sinusunod po ang PNP na reglementary period for the arrest po ng mga suspects or perpetrators. Saka sana po, wag po sana sila matatakot na mag-offer ng complaint. So sa mga LGBTIQ persons na pag pumunta sa police station at pag sila ay binastos, ang ibabanggit nyo lang, isusumbong ko kayo kay Police Captain Djoanna Santos at mapapahamak sila. Tama po ba? Pinahamak si Captain Santos. Pero totoo naman eh, kasi kailangan, meron, sad to say, di sa Pilipinas, diba, kailangan meron kakakilala na alam nilang pwede kang magsumbong pag sila ay tumaliwas. Miss Casey, ikaw po ba ay may gustong itanong sa ating ibang mga speakers? O baka sila ay may pwedeng itanong sa iyo? Pero habang nag-iisip si Miss Casey, meron pong tanong sa akin. Sasabihin ko na lahat ha, para, oh Miss Casey, ready ka na? Gusto mong magtanong or gusto mong tanungin ka? Yeah, actually, wala naman po akong tanong, pero I would like to, you know, take this opportunity na magpasalamat sa mga speakers natin kasi they enlightened us on what to do kapag nangyari ulit kung ano man po yung nangyari sa akin before, para at least this time alam namin yung process and ano ba yung magagawa ng barangay namin
sa mga katulad namin nakakaranas ng violence. No, parang level siya. Kung if your barangay wasn't able to help you out, andyan yung city, local city government, then police. So, thank you so much for sharing us this information para at least in the future, we know what to do if this happens to us. Thank you, Casey. Talagang beauty queen ang dating. Ching, di ba? Pinapalighten ko lang kasi mabigat yung ating issue. So, sunod-sunod ko na kasi ayan na naman tayo. Nag-overtime na naman tayo. Ang hilig natin mag-overtime. Question number one, ha. Kung sa babae at lalaki ay pwede magpakasal, may chance po ba tayong mga LGBT na magpakasal sa aming mga partners? Ako, yun na tayo. Tapos, second question, kung effectivity ng batas ng LGBT ba, kagaya ng mga ordinance, lifetime po ba daw ito? At, ano po ba ang dapat maging action o kilos o tamang galaw ng mga LGBT para maiwasan na mabuli? Okay, sagutin ko na yung sa marriage. Sa ngayon, kailangan ng advocacy, intensive advocacy efforts ng lahat na sumasang-ayon na magkaroon ng marriage equality sa ating Kongreso, sa House of Representatives at saka sa Senate. Ngayon yung iba, may panukala na dito, yung civil union. Historically, sa ibang bansa, nauuna yung civil union. Pag napasa yun, in a few years, napapasa rin yung marriage equality. Pero in essence, ang sinasabi natin, marriage equality talaga ang dapat na mapasa kasi yun yung nagsasabi na ang marriage kahit sino pwede, di ba? Pero kung ang sinasabi natin ay yung practicality, pwede naman magsimula, mapasa ang civil union at sumunod yung marriage equality. Pero ang ating main objective ay magkaroon ng marriage equality ngayon. Dahil hindi siya accessible, sa totoo lang, kung gusto nyong magpakasal sa embassy, ang alam ko sa United Kingdom Embassy, meron nagpakasal na LGBTI couple. At pag kinasal ka doon, para kang nasa United Kingdom din. So recognized yung kasal mo sa United Kingdom. At yun lang nga, dapat mapasa rin sa Pilipinas na pwedeng separate law na kung kinasal ka sa ibang bansa or whether sa embahada ng ibang bansa dito sa Pilipinas, dapat i-recognize yun, di ba? Kasi dapat lang, kasi recognized ka na ng ibang bansa, so dapat posible magkaroon din ng batas na ganun. Okay? So pwede rin sa ibang bansa ka magpakasal, katulad nung ilang mga celebrities natin, di ba? Nagpakasal sa ibang bansa. At sabi ko nga, dapat lang may batas na ma-recognize din sila dito. At whether yung pwede nga mga separate laws din, whether SSS man yan, etc. Baguhin din yung mga batas na yon. Okay? At ano nga yung sunod na tanong, Ging? Ano yung sunod na tanong? Ano na, sa iba na lang, si ano yun, Professor, okay. Yung pasagutin natin noon. Yung tungkol sa ano ba daw dapat ang tamang kilos at galaw ng isang LGBT person para hindi mabuli. Pero banggitin ko muna yung sumunod na tanong na sasagutin ni Attorney Claire Ging, yung forever ba yung ordinance? Parang nalagpas. Yun yung second question. Okay. Sige. Forever ang ordinance. As long as hindi siya mabago, tuloy-tuloy yung ordinance. Ha. So, kumbaga nanalo na tayo sa Quezon City at iba pang mga syudad. At sana mas maging comprehensive pa yung ibang mga batas. Pero ang hinahanap natin ay magkaroon ng national law. At pwede rin bang itinigin yan mamaya. National law on anti-discrimination o kaya kung ano man ang mauna, pwede rin pareho. May anti-discrimination based on SOGI, pwede rin comprehensive anti-discrimination based on SOGI, gender, sex, etc. Yun. So, Professor Yeng. Oo.
unang-una, gusto ko munang bigyan ng clarification yung salitang bully. Kasi kadalasan nakita sa mga pag-aaral, yung nabubuli ay yung ang nambubuli ay show of force, no? Pinapakita niya na mas malakas siya sa iyo, mas matapang siya sa iyo kasi maaaring meron siyang nakikita na kaya niya sa iyo. 'Yon. So pag sinabing bullying, hindi lang naman itong sasabihin ko ay hindi lang sa ating mga LGBT friends kundi para sa lahat, no? Na hindi mo kasalanan kung nabubuli ka. So kung halimbawa ikaw ay nabully, huwag mong isipin na kasi ganito ako, kasi mahina ako, kasi bakla ako, kasi tomboy ako. It's not about you, it's about the person doing it. No? So ang importante kasi dito, kung kahit na anong ipakita sa'yo, alam natin masasaktan at masasaktan ka, maapektuhan at maapektuhan ka, at ang magiging epekto nito ay ano yung nagiging tingin mo ngayon sa sarili mo. So meron tinatawag na self-concept at self-esteem. Yung nagkakaroon ka ng mababang evaluation tungkol sa pagkatao mo kasi ganito ka tinatrato ng ibang tao. Tapos ang karugtong nun ay nagiging mababa ngayon yung valuing mo, no, sa sarili mo. Ang nangyayari, nasasamahan natin yon, nagiging mahina yung nagiging pananaw mo sa sitwasyon at kadalasan ay nasasisi mo yung sarili mo. So siguro kung sasabihin natin, paano natin maiiwasan ng mabuli? Ulitin ko, hindi mo yan kasalanan kasi nandun yan sa nabubuli. No? Minsan kahit anong gawin natin, kung talagang pagtitripang kanila, ikaw ang nakita. Ikaw ang nakita na lang pwedeng naiiba sa paningin nila o mahina sa paningin nila o sa tingin nila mas malakas sila sa iyo, no? So ang siguro masasabi ko, pag halimbawang merong nambuli sa iyo, i-refer mo, i-reklamo mo. Huwag kang papayag na ginaganon ka, no? Kasi more than yung sa prevention na paano ko maiiwasan, uulitin ko, minsan kasi kahit na ang bait mo na, ang ayos mo namang madamit, yung, kasi minsan damit ang sinisisi nila. Talagang minsan pag nakita ka, ikaw pa rin yung pagbubuntunan. Kaya pag naranasan mo to, no, hindi mo yan kasalanan. Yun ang unang gusto naming sabihin sa'yo. Hindi ikaw ang mali, no? Pangalawa, huwag kang papayag na ginagawa sa'yo yun. Humingi ka, idulog mo. Katulad nga ng sinasabi natin dito. At ang ganda na sinabi ni Miss Casey kanina na ang laking gaang na alam kong may tumutulong sa akin. So ngayon pa lang sinasabi na namin, nandito kami para tumulong sa'yo, may batas para sa'yo, may ordinansa para sa'yo, meron mga taong handang tumulong sa'yo. Yun pala makakapagpalakas ng loob mo, no? So kapag naranasan mo na merong nambuli sa'yo, pumunta ka, ireklamo mo. Kasi attorney Claire, crime yun, di ba? Crime ang bullying. So yun, protektado ka ng batas. Kaya, pasensya, hindi ko talaga masagot ng diretso yon. Kasi if I tell you na, kasi kumilos ka ng ganito, magbis ka ng ito, para natin sinasabi na kasalanan mo yan eh. Hindi. No, hindi. Hindi ikaw may kasalanan. Kahit anong gawin mo, kapag nandyan sila, sila may problema, pwede tayong mabuli talaga. No? Kahit kami. No? So, yun yung sinasabi ko na if ever na mangyari sa'yo yan, ireklamo mo. Tapos, si counseling. Kung nasa school setting, punta kay guidance counselor, ilabas mo yung naranasan mo, ikwento mo kung kaya mo na, o di kaya, humingi ka lang ng tips kung paano mo malalagpasan yung bigat na binigay sa'yo, no? Pambubuli sa'yo. Ayun. Ang next naman na tanong, ito, last two questions na, Attorney Claire, ito ay para sa'yo. Saan po dapat, kado nangyari sa amin sa obrero yung isang issue, pero ang nang abuso sa akin ay taga-Piñahan. Sino dapat na mag-issue ng BPO? Sa barangay kung saan nangyari sa obrero? O dun sa barangay na kung saan nakatira yung ng abuso sa Piñahan? O kung saan dapat nakatira ako? Okay. Hindi natin yan nilagyan ng specification sa gender fair ordinance. Pero ang pinakamaganda dyan, kung saan nangyari, hingi ka ng BPO doon, at saka kung saan ka nakatira, hingi ka ng BPO doon. Kasi ang BPO ay pinoprotektahan ka laban sa pangyayari, laban sa'yo,
So to be safe, in fact, may mga kaso na kahit sa 9262, nakakakuha ng BPO kung saan nakatira, for example, yung babae at kung saan nakatira yung lalaki. So as long as mag-issue yung barangay, maganda. Pero in this case, ang pinakamagandang gawin natin kasi nga BPO ito para hindi ka nasaktan, di ba? So kung saan yung pangyayari, kasi baka for some reason madalas ka doon, at saka doon sa barangay kung saan ka nakatira. Yun. Tapos pupunta ka rin doon sa respondent for some reason sa barangay na yon, pwede ka rin humingi doon kung tutusin. Tapos din ang tanong din in relation to that, tinanong ni Christine Jurado sa Facebook Live, are LGBTIQA couples allowed for BPO? Pwede bang couple ang mag-ask for BPO or for individual okay. BPO? Okay, pwede naman. Ang issue dito kung sila kasi kahit anong discrimination, kahit anong pang-aabuso, whether as an individual or pwede as a couple, pwede kayong humingi ng BPO. Pwede naman. Okay. So ito naman nagsabi lang si Professor Yeng, yung Cavite Center for Mental Health free consultation service, ang psychiatric assessment may bayad na. Please look for their head, Miss Anne Maribel Happin. Okay? So ano titigil ko na kasi hindi tayo titigil na naman. Ayan na naman tayo. Tatapusin ko na ang ating session. So, ang pinakamahalaga kasi gusto namin sabihin sa inyo ay you have to break the cycle ng pang-aabuso sa inyong karahasan, diskriminasyon. You have to affirm na hindi ka dapat binabastos. Pero kasi hindi ka maniniwala na may karapatan ka, may tuloy-tuloy lang yan. Minsan gagrabe pa at gagrabe. You have to break the cycle. Tanggapin mo na tao ka, tanggapin mo na may karapatan ka at equal dapat yan. At maraming mga servisyong pwedeng tumulong sa'yo. So ito ang mga iba't ibang servisyo. Ang kay Atty. Claire, yung EnGendeRights, ito po yung telephone number. Kung di nyo kaya screenshot, email me at I will send you a copy of the PowerPoint presentation at saka kung kailangan nyo ng certificate, just email me. Ito po yung kanila website, engenderrights.com. May Facebook din po. Tapos ito po yung mga libreng pwedeng pamigay ni Atty. Claire sa inyo kung kinakailangan. Tungkol sa abortion, tungkol sa emergency contraceptive, tungkol sa rape, tungkol sa ano yung mga procedures, paano pag ikaw ay nakaranas ng violence, bilang babae, bilang bata. Ito ay para sa RA 9262. Tapos, sa WCPD naman o yung Women Children Protection Desk ng Quezon City, ito po yung hotline 023-436-7211. Ito po yung mga cellphone numbers. Ngayon, pag bastos po ang police, sabihin niyo po, susumbong ko kayo kay Police Captain Djoanna Santos. Alam po natin yan at tayo po ay very honest sa mga usapan. Kami lagi namin hiningi ang tulong ni Captain Santos para lang to ensure na pag LGBTIQ person, hindi mababastos. Sa Quezon City Protection Center, nasa loob po yun ang Quezon City General Hospital. Pagpasok niyo po, may guard, sabihin niyo lang pupunta kayo sa QC Protection Center. Sa loob po siya ng Seminary Road, Barangay Bahay Toro. 8 to 5 lang po muna ngayon. At ito po yung contact details. At nandito po yung email address. Makikita niyo rin po siya sa QC Protection Center sa Facebook. Ngayon, mamaya, kikwento ni Atty. Claire, meron na rin kasing shelter for abused women and children. Naka-open lang din. Sunod, ang Sagip sa Munting Lupa, tumawag sa Sagip Center. Ito po yung cellphone number and care of Miss Adele de Guzman. Ang fan page po nila ay Sagip Center. So yung mga taga Munting Lupa sa may south area, kung sa inyong city ay wala kayong mahinga ng tulong, pwede po kayong pumunta sa Sagip Munting Lupa. At, of course, si Professor Yeng Gatchalian, ito po yung cellphone number niya. Huwag lang po daw magte-text tungkol sa financial. At ito po yung email address at saka yung Facebook Messenger, Yeng Gatchalian. Kung kailangan niyo po sila sa mga lecture, sa mga trainings, pwede niyo po sila imbitahan.
Ngayon po, hingin ko po ang lahat ng inspirational message. Unahin ko po from Casey. Na ano po, Miss Casey, ang maipapayo mo sa isang LGBTIQ person na nakakaranas ng pang-aabuso, karahasan, o diskriminasyon? Nandiyan ba si Miss Casey? Hi. Yeah. All right. Ano ang maipapayo ko sa mga LGBT persons na nakakaranas ng pang-aabuso, karahasan, o diskriminasyon? My answer will be based on my personal experience, syempre, kasi mahirap, actually sobrang hirap na dalihin mo lang sa sarili mo kung ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Tulad nga ng pinagdaanan ko before, it took me some time na ma-realize or mag-decide na mag-file ng formal complaint. Pero nung nangyari yung incident ng yon, sobrang parang naiinis talaga ako sa sarili ko na parang pag ba ganito ako, wala akong magagawa. So, ang maipapayo ko lang, huwag tayong mahiyang lumapit sa mga taong sa mga tao, especially sa mga barangay officials, since sila naman yung pinakamalapit sa atin, para humingi ng tulong. Huwag tayong mahihiyang mag-voice out na sabihin sa kanila kung ano yung nararamdaman natin, kung ano ba yung mga pinagdaraanan natin. Because ang problema, tulad ng sinabi nila sa akin before, hindi naman yan malulutas kung hindi ka magsasabi kung ano ba yung nararamdaman mo. Kasi ikaw as a tao, na ikaw ang naka-experience nito. So dapat i-share mo rin sa kanila kung ano ba yung nararamdaman mo para alam nila kung ano ang gagawin. Alam nila kung ano yung gagawin sa'yo, kung ano yung gagawin dun sa taong nang haras sa'yo. At alam nila kung ano yung gagawin in the future para maging maayos ka. So yun lang, gusto ko lang huwag kayong mahihiyang magsabi or mag-share. Kasi minsan yun yung pinaka, ano sa LGBT, minsan nakakahiya. Sabihin, ay, may papansin kaya sa akin kasi hinaras ako, tapos bakla ako, transgender ako. Baka hindi naman nila ako pansinin. Minsan pinangungunahan tayo ng hiya. So huwag tayong mahiya kung maka-experience tayo ng mga ganung bagay. I-share natin sa mga tao sa barangay. Para at least alam nila kung ano ba yung pinagdaraanan. Ayun, maraming salamat, Casey. Talagang thank you very much. Ha? Next, Attorney Claire. Okay, sige. Example na lang din kasi baka gutom na yung mga tao. Gutom na. Basically, sasabihin ko lang na huwag kayong mahiyang dumulog sa amin. For example, sa lahat ng panelists dito sa Quezon City Protection Center, sa EnGendeRights, sa Outright, kila Yeng, sa kapulisan. Kasi sadyang inaayos natin ang mga serbisyo para maging LGBTI sensitive ang mga serbisyo. Marami ng mga service providers, mapabarangay, mapasocial worker, mapapsychologist, kapulisan, taga-NGO ang tumutulong sa issues ng mga LGBTI persons. At kung meron pa rin kayong ma-experience na problema sa mismong mga service provider, idulog nyo pa rin sa amin at hahanapan pa natin ng solusyon para makasik nga kayo ng justice, di ba? So pati yung mga complaints ninyo, magre-refer tayo ng proper venues kung saan idudulog even yung complaints as regards service providers. Salamat, Attorney Claire. Captain Djoanna Santos, kayo po. Sa part naman po ng PNP, mula po sa pamunuan ng Quezon City Police District, ng aming district Brigadier General Ronnie Edbukas 24/7, ang aming pong district headquarters at ang ating police stations 1 to 16. At lagi po natin tatandaan na wala pong maaaring makatulong sa atin kundi ang ating sarili. Ang maitutulong po ng kapulisan ay kapag kayo po ay nagreklamo. Meaning, ang action po ay dapat magmumula po sa mga biktima.
wag po tayong matakot na magsampa ng reklamo. Lalo-lalo po kung alam natin na tayo ay naabuso. Tandaan po natin, walang sino mang tao ang may karapatan na mangabuso manakit ng kanyang kapwa-tao. Maraming salamat. Maraming salamat, Captain Djoanna Santos, and last but not least, Professor Yeng Gatchalian. Yun. So maraming salamat sa pag-imbita sa akin ulit dito para makatulong. No? Para sa mga nakikinig, tandaan mo, yung sinabi ni Captain na hindi mo to kasalanan, walang taong mali. No? Hindi ikaw ang may kasalanan kung ikaw ay naaabuso. So, nandito kami para tulungan kayo. Nandito kami, meron kang safe space sa amin, no? Pag sinabi kong sa amin, hindi lang sa psychologist, andito sila Attorney Claire, andito sila Captain Djoanna, no? Sila Ging. Andito kami sama-samang gumagawa ng paraan kung paano natin mas mapapalaganap yung community of helping and caring to everyone, no? So, huwag mo iisipin nag-iisa ka. Sabi nga ni Casey, nung na-realize niya na meron pala akong pwedeng lapitan, mas nakagaang para sa kanya. Counseling helps. Huwag mo nang hintayin na magkaroon ka ng mga distressing thoughts, no? Yung palang hindi ka na makatulog, baka magkaroon ka ng mga ganong klaseng karanasan, idulog mo na para mas maagapan natin yung mga nararanasan mo at maalalayan namin kayo. So, hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayo. Hawak kamay. Thank you. Nakamute ka. Sinasabi po namin palagi na ang LGBTIQ rights are human rights. Hindi po kami humihingi ng kahit anong special na pagtrato. Ang gusto pa lang namin, kagaya ninyo, respeto, pagkapantay-pantay, buhay na may dignidad, buhay na safe at secure. At gusto po namin ang anti-discrimination law, keso, GPN o comprehensive, kailangan po namin yan. Hindi po yan special na batas. Ito po ay para kasali kami sa mga existing na batas. Gender recognition law para sa transgender persons para legal po ang kanilang pagpalit ng mga legal na kanilang kapapel ng birth certificate, mga IDs, government IDs, para naman din po sila ay maangkop yung pangalan nila at yung kasarian nila kung talagang sino sila. Sunod, marriage equality law. Kung ayaw mo magpakasal, huwag. Pero bigyan mo ng karapatan, mabigyan ng legal na proteksyon. Hindi spiritual, ha? Legal na proteksyon ang mga LGBTIQ persons na gustong magpakasal. Nabigyan ng proteksyon legal ang kanilang pagsasama. At sana kasali kami sa lahat ng mga programa, batas, polisiya na para sa normal na tao dahil lahat tayo ay normal. Ngayon, sinabi ni Michelle Geria na ang LGBTI people ay dapat may equal protection kasi pantay-pantay ang karapatan natin, gaya ng kahit sino man. At sinabi ng UN Secretary General na hanggang ang mga LGBTIQ person ay nakrecriminalize o pinipreso o nakakaramdam ng karahasan base sa kanilang sexual orientation at gender identity and sex characteristics, doblehin natin ang ating mga aksyon at efforts para matigil na ito. At kaya nga sinabi rin, ang equality ay hindi pa para sa lahat, hindi pa rin po ito equality. So ako po si Ging Cristobal, kasama po ng aking mga matatapang at bilib po akong mga speakers po sa ating ngayong programa. Marami pong salamat sa pakikinig at pag-stay. Over na naman tayo sa oras. Last message po, be human and support equality. And in behalf of everyone, thank you and please support equality. Maraming salamat po. So, thank you po. Thank you po. Meron pong